It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take the shot, chase the sand, find the beautiful. We will grow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream it possible. Yes, we're live and alive. Ayan, itag na natin ang ating mga members para sa ating training tonight. So, ang training natin is the ABCs of 24 alkalinity. Bakit ba ABCs? Kasi diba yung ABC, that's the basic. So, wala pong kahulugan yung ABC. Yun lang yun, dahil siya yung basic. So, ito, para ano, product knowledge, kasi marami sa atin ang ano, marami pang question tungkol sa ating product. So, syempre, uunahin natin ang ating flagship product. Ayan, watching na si Pastor June Turingan. Si Jenny Jane Oledo. Tagging Ma'am Arlene. Margie, Rachel Potes. Jenny Jane, make sure yung new members mo naka-join na dito sa ating group. Kasi this is a private group. So, hindi ito makikita ng mga members na hindi pa. Ayan, speaking of. Okay, i-approve na natin. Anyways, you can approve it, Jenny Jane, kasi ikaw ay moderator. Na-approve ko na rin. Okay na. Ah, sige. Thank you. Ayan. So, while waiting sa ating mga ano, viewer, parang hindi nag-update ang aking ano, account. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take the shot, chase the sun, find the beautiful. Sino nag-join? Anong nag-join, babe? Ha? Doon sa ano? Yung core? Ano? Ano ba yun? Ah, si ano? Si Rachel Potes. Nag-join na siya. Oo. Okay, thanks. Ganun talaga dapat. Ano? Mabilis ang action. Hello, Ate Giselle. From Ilocos. Jenny Jane mula sa Taguig. I know I'm changing into something big, better than before. Ayan, magtag-tag muna tayo ng atin. Okay na ba yung music natin? Hindi masyado malakas? Apo, sakto lang. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take the shot, chase the sun, find the beautiful. We will grow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream it possible. As above, as above, as above. Was by the wildfires, never quit and never stop. The rest of our lives, from the bottom to the top. Was by the wildfires, never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take the shot, chase the sun, find the beautiful. We will grow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Ayan, dumadami na tayo.
Hello, Miss Loy. Yan. Share po natin ito sa ating mga members. And ano, nasa private group tayo, so hindi natin siya mai-share sa iba. Siguro magkakaroon na lang tayo ng separate ano, live for ano, for demo ng ating product. This one kasi is training exclusive para sa ating mga members. Ayan, si Ma'am Arlene Enopia, watching na rin. Si Annalyn Kapukaw. Ayan, okay. Ano, before ano tayo mag-start, since ano, tungkol sa alkaline si ito, magkakaroon tayo ng ano, ng, sige, ano, Mel, okay na yung ating music. Thank you. Ayan. Tanggalin ko daw muna itong ano, aking sharing. Ayan, so, meron tayong mga live audience, ano pang tawag dito? Basta mga kasama dito sa live na, sa Zoom. Ayan, so ngayon, ipapakilala ko ang ating ano, isa sa future stockies ng Marikina. So talagang nag-plug na ako. Ano to, working siya, pero talagang ginagawa niya ang MCOR business. At ang bilis na nag-grow ng kanyang network during pandemic pa, during lockdown pa last year, di ba? So, siya na ang magkukwento ng kanyang health testimonies din. Ayan, si Ate G. Salvacion. Yes! Nakamute ka, nakamute. Ayan nga. Sabi ko, may papalakpak? Yan. Isa pa, isa pa. Siyempre! Tumadalawa, dalawa, oh. Hindi, pinangatlohan ko pa eh, no? Oo. I-share ko lang yung, ano ba, sa health testimony ko, no? Kasi, actually, ano to eh, regarding to dun sa, malakas pa yung boses ko, mami. Binig naman. Regarding to dun sa, opo, sakto po. Dun sa 24 alkalinity natin. Ano to, mga 2000, actually kasi yearly, meron akong annual check-up. Pap smear. Siyempre kasi, siyempre mga babae, alam nyo na. So, kailangan kahit paano nasa ano natin yan eh. Nasa yearly checklist. Ako especially. So, ang ginawa ko, since kasama siya every birthday ko, parang ayun yung, parang hindi ko siya nakakalimutan, nagpapap smear ako. So, 2019, tapos nag, ano, 2019, ayun yung naisipan ko magpap smear para that year. Dahil nagpe-prepare din sana kami dun sa Sundan, yung anak namin. So, eto na, 2019, mga October na yata yun. Actually, hindi ko na ma-recall. So, 2019. Tapos, hindi ko kagad siya nakuha dahil, ano pa, hindi, actually, ano yun eh, marami. Dahil nag-ano rin kami, nagpa-plano nga kami sundan yung anak namin. So, may mga iba pa kaming test na ginagawa. So, ang pinaka-highlight naman dun is yung sa pap smear ko, na which is, yun nga, 2019, kinandak na nga para dun sa annual check-up. And then, 2020, di ba, nag-lockdown. Yung 2020 na yon na nag-lockdown, February, ayun yung last check-up ko. Nung 2019, may nakita si Obi ko na mayoma. Maliit lang naman. Sabi niya, maliit lang, nothing to worry, ganyan pa siya. So, noong una pa lang na lumabas yung result, so syempre binasa ko na. Tapos syempre, may word na mayoma, anik-anik. So, eh wala pa namang, hindi pa naman sa akin din ni-discuss ni Obi ko. So, hindi ko alam kung ano nga ba siya talaga. So, inintay ko lang muna siyang makausap. So, sabi niya, nung nakausap ko nga siya, sabi niya, actually meron, pero hindi naman delikado or nothing to worry kasi maliit lang talaga. Actually, diniscribe niya pa sa akin yung pinaka-line natin dito sa hindi liit, hindi pa daw umabot doon. As in, sobrang liit lang daw, sabi niya pang ganun. Pero nothing to worry, sabi niya. Pero yun nga, since ako na natatakot, tapos nagpaplano nga rin kaming magkaroon pa ng isang anak.
sabi ko sa kanya, sa possible pa naman. Sabi niya, oo, kasi kung hindi makakaapekto ha, sabi niya sa akin, kung hindi makakaapekto yan, ganyan pa siya. So sabi ko, sige, sabi ko pang ganun sa kanya. So 2019, 2020, nagpa-trans-B ulit ako para dun sa follow-up check-up namin. Kasi nga, ano yun eh, parang, sabi niya, after mo ng ilang months, try mo ulit yun. Pero, noong 2019 na yon, gumagamit na kami ng Alkaline C. Ayun din yung nagpa-member na ako na mami. Nagpa-member na ako kasi si Habi gumagamit din, tapos ako. So, ayun na yung mga, tapos, ayun na yung mga, ano din, stage din na nagsimula na rin kami gumamit, ako, tapos medyo, nag-reduce, nag-diet. So, medyo inaano ko na yung health ko kasi nga, plano nga namin sundan. So, ito na, 2020, nag-lockdown, February. Hindi, inabutan na siya ng lockdown doon. Hindi na kami, hindi ko na siya nakuha. Kasi March, nag-lockdown. February yung huling, ano ko, huling pa-check-up ko sa kanya. Eh, since ito na nag-lockdown, tapos hindi na kami pwedeng pumunta sa office namin, protocol yon, hindi kami pwedeng pumunta ng hospital, ng clinic, or in short, naka-monitor kami kasi kapag ganun na nalaman nila na pumunta kami sa mga public places, especially sa hospital, quarantine kagad kami from 7 days to 14 days. So, syempre, depende pa yon. So, ang ginawa ko, pinakuha ko kay husband. So, yung result, kasi nga, nabutan na ako. Tapos, umano na lang. Tapos, nung nakuha ko na siya, pina-online, so, nag-online consultation na ako. Yung pagdating ng online consultation, syempre pinakita yun. Kasi kailangan yung mga comparison ng test results ko eh. Yung mga lab results. Tapos so, syempre, sinend ko rin yun sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Doc, sabi ko pang ganun. Kasi last time ka ako, naalala mo yung huling ano ko, pap smear ko sa'yo. Tapos trans D na ano, may nakita tayo na ganito. Tapos sabi niya, oo nga eh, sabi niya pang ganun. Patingin nga yung huling ano mo, huling result mo, sabi niya pang ganun. So pinakita ko yung meron pang myoma na sinasabi niya na maliit. Actually, hindi ko na ma-recall yung papel ko nasaan. Kasi inaano yun eh, parang may sinabmitan ako. Tapos sabi niya, tapos pinakita ko. Tapos sinend ko rin sa kanya sa Viber kasi since online lang. Tapos yung sabi niya, yung pangalawang result, sabi niya pang ganun. Yung tong latest result mo ngayon, February 2020. Sabi ko, ito po, Doc. Sabi ko pang ganun sa kanya. Tapos sabi ko, actually ka ako dito. So, ito na, ano, parang, kasi hindi na ako nag... Kumbaga binasa ko na yung huli, yung last result ko. So wala naman doon nakalagay na myoma, anik-anik na. So sabi ko, Dok, sabi ko pang ganyan sa kanya, pakiliwanagan mo nga ako, ginan ko siya. Kasi ka ako, diba, yung huli ka akong result nung 2019 ko versus sa 2020, ano po ba tong, ano yung, ano to, sabi ko pang ganyan sa kanya. Kasi hindi naman ako doktor para, diba, i-interpret yun. So sabi niya, so yun, tapos binasa niya. Sabi niya, actually, wala na yung myoma mo, wala na. Sabi ko, ha? Ganun lang ako. Tapos sabi niya, oo nga, wala na. Ayaw mo ba? Ganun pa siya sa akin. Tapos sabi ko, hindi naman. Kasi parang hindi lang ako makapaniwala. Kasi diba, parang 2019, tapos nagtitake na ako ng AC. Tapos which is kinonsider ko. Kasi si Mami Alice, tinanong ko rin yun nung unang lumabas yung result ko na yun na meron akong myoma. Sabi ko, Mami, pag sa AC, ilan ba dapat yung ganito? So, tinignan namin dun sa yung daily recommended ano natin, dosage. So, dun din ako nag-base. Tapos, ang ginawa ko nun, 15 to 20 capsules per day ako. So, sabi ko, kasi nung time na yon alam kong kailangan ko ng, kailangan ko mag-mega dose. Kasi kung hindi ko, i-disregard ko lang yung base dun sa last result ko, siyempre, di ba, para sure, mas maganda na yung unahan ko kaysa kung ano pa yung mangyari or what. So yun, tapos pagdating nga ng 2020, since nagme-mega dose nga ako, halos actually hanggang ngayon naman 15 to 20 capsules ako kasi exposed pa tayo sa tao. Tapos yun, nung sinabi sa akin ng OB ko na gano'n, na wala na, ganyan pa siya. Wala na talaga. Sabi ko, weh, akala ko nga nagjo-joke pa siya. Sabi niya, oo nga, ayaw mo ba? Ganyan pa siya sa akin. So in short, natuwa ako kasi sabi niya nga sa akin, wala na nga daw. So sabi niya sa akin, so pwede naman na daw ulit ako magbuntes kasi nga gano'n. Sabi ko, so meron na ulit akong chance. Oh. So yun na yun yung, ayun na yung isa pang ano namin, isa pang papupuntahan namin pag pinagkaloob pa. So sabi niya, huwag ka na mag-alala, clear na yung sa myoma mo, wala ka nang ibang iisipin, sabi niya pang ganun. Kasi syempre, di ba, nakakatakot.
yun. Tapos sabi niya, ayun, sabi ko sa kanya, ayun, natutuwa lang ako, sabi niya sa akin, ano, o at least, kita na lang tayo pag ano ka na, pag buntis ka na, o kaya next year na ulit, gumanan pa siya sa akin, kumbaga parang sa annual pap smear ko. Tapos yun, tapos actually hindi naman ako tinanong kung may mga tinitake ako or what. Pero yun nga, nasi-share ko to ngayon kasi, ano eh, yung as a mother, alam mo yung kasama yun sa ano sa checklist ko na magpapa-check up ako annually kasi para sa akin din, para sa ano ko. Pero yun nga, yung nung time na yun na may nalaman ako na ganun, hindi ko kagad ano ba, naisip ko kagad mag-mega dose. Kasi yun yan, tinanong ko kay Mami Alice, kinonsider ko rin siya. Tapos sabi niya sa akin, Mami, try mo yung mag-mega dose nga ng ganito. Sabi ko, sige. So yun, nakakatuwa lang kasi nga, may magandang result. Actually, oo. Hindi ko naman kailangan, kumbaga, hindi na ako, ano, hindi ako gumagawa ng kwento para lang sa ano, sa AC. Kasi nga, proven ko na. Kaya sabi ko nga sa mga members ko, tsaka sa mga kaibigan ko, natatry ko naman. Oo, maganda naman siya. So, effective naman siya sa akin. So, kaya alam kong, ano, alam kong magandang product ka ako talaga. Kasi proven. Tapos yun nga, di ba? Ano siya, registered as drug sa FDA. So, yun. Nakakatuwa lang. Ang aking daw network bandwidth ay low. Oh, at saka maganda doon, Mami G, 'di ba? Ano siya, supported siya ng ano, ng lab result. Yes, diba? Oh. 'Yung ano, 'yung sa iyo. Oo, kasi nga, so 'yun 'yung nakakatuwa kasi doon. Ah, 'yung sa mga nagtatanong or sa mga ngayon lang narinig 'yung testimony ni Ate G. At sige, Ate G, go. Hindi ako. Intermittent. Oh, ano yung kay Ate G? Ayan, parang. Sorry. Yan ang nawala ng ating internet eh, no? Hindi nakikisama. Actually, hindi ko kayo nakikita lahat ngayon sa video. Nakita kasi. Nakikita ka naman namin. Pero sa mukhang... Okay lang, sige, yan mo na. At least dire-diretso yung boses ko, no? Yun yung importante. Oo. Ayan, nakakatuwa ayun. Kasi ayun, yung kay ate nga, isa sa magit... Ang nakakatuwa kasi yung kay ate, hindi mo siya masabing kwento-kwento lang eh. Kasi meron siyang, ano, supported siya mismo nung lab results ni ate. Which is, alam ko na i-post mo yun, di ba? Yung lab results mo. Yes. Ayun. Diba? Parang ito rin so, yun sa empowered din. Oo. So, hindi mo siya masabing kwento-kwento lang eh, diba? Ikaw na mismo yung ating living testimony. Actually, hindi lang ikaw, marami pang iba. Dami. Na ano. Pero, since ikaw yung nandito ngayon, so isa ka na rin sa magiging testimony kung gaano ka-effective ang ating 24 alkaline C, diba? Yes! Nakakatuwa nga, yun talagang the moment na malaman ko yun. Inano ko yun, di ba? Pinost ko kagad. Oo, pinost ko. Actually, parang hindi pa nga yun, ano eh, parang hindi pa siya yung maayos. Yun talagang, ano lang talaga, impromptu ko lang na pinost. Kasi nga nakakatuwa lang dahil sabi ko nakaka-amaze talaga. Sabi ko, itong product na to. Tapos may nilagay pa nga ako, sige, kaya na lang tumingin doon sa ano, sa second picture tsaka first picture. Parang ginanong ko na lang. Kasi nga, parang alam mo yun, gusto ko kahit papano, makita rin nila yung nakikita ko na hindi ko na kaya, kumbaga, isa-isahin nila, hinimay, yung parang ganun. Kasi para malaman nila na talagang totoo siya. Tapos lahat ng details ko na andun, Diyos may ultimo edad ko, kakaya, charot. So yun. Maganda, oo. Nakakatuwa lang, nakakatuwa talaga. Na ganun yung product. Actually, Ate G, maganda. Maganda naman yung ano, maganda naman yung yung caption mo doon. Kasi ano, kitang-kita na ano na from the heart yung sharing mo, 'di ba? Thank you. From the akala ko ba ano, from the doctor kasi result 'yun, 'di ba? Lab result. Nakakainis. Wale, charot. next joke. Okay, sige. Ate Giselle. Mm-hmm.
Ayan. So ngayon, ano, dalawa lang ang mag-aano sa atin ngayon, mag-share ng testimony kasi after ng sharing natin dito sa susunod nating ano, leader, magkakaroon tayo ng ano, ng short demo para dun sa ating product and as well as meron na rin konting ano, education about dun sa ano, sa difference niya dun sa ano, ibang vitamin C. So, hindi ko napatatagalin pa. Papakilala ko na ang ating future mobile stockies. Di ba? Ang dami natin mga mag-mobile stockies. Yung dapat ang goal ng team natin, lahat mag-mobile stockies. Bakit? Ako lang ba ang dapat na magkaroon ng 3% sa lahat ng kita ng mga members natin? Di ba? Alam mo yun, mas maaalagaan natin ang members natin kapag tayo ang mismong nag-distribute ng product nila. So, ayan, na-segue pa ako. Ang ating future mobile stockies ng Montalban, this is Rhea Turingan. Hello, good morning, Emporia. Okay good lang morning. Natin. Okay lang. Yes. Ate, future mobile stockies si Pastor. Oo. Since mag-asawa kayo, so ikaw din. Ikaw talaga. Ayun. Yes. Hello, Emporians. Good morning, good morning, good morning. Magandang buhay, Emporians. Kasi talagang, ano eh, nakaka-bless tong negosyong pinasok natin. Kasi yung product, given na siya eh. Kaya isipin mo na lang, pag nag-work yung product, mas mag-work yung business natin. Kasi nag-umpisa lang talaga ako sa ano. Nag-umpisa lang ako sa user. Kumbaga, ano, para sa akin, nag-starter talaga 4-5. Kasi ang purpose ko that time na positibo ako kasi minsan tayo, gagaling tayo. Pag ang faith natin andoon sa product, nagagaling tayo sa product na to. Yun yung faith ko that time. Kasi parang nawalan ako. At actually, during that time, para akong ano eh. Alam mo yung dumaan talaga ako sa sobrang depression. Stress, depression. Kasi hindi ako makatulog. Tapos, yun nga. Ano talaga, hindi ako makatulog tapos umiiyak ako madaling araw bigla. Tapos tulala. Kasi yun nga, yung nangyari sa akin nga, halos sabay yung parents ko na namatay. Then stress talaga, as in, parang nawalan ako ng lakas. Hindi ko alam yung stress na yun, nagdudulo talaga siya ng sakit. Na napansin ko, mga ilang weeks, may lumabas sa balat ko na ano, na maliliit na rashes. Tapos, nalalabo yung paningin ko. Pero alam ko naman talaga, matagal nang medyo slightly high yung sugar ko. Hindi ko lang pinapansin. Hindi ko lang talaga pinapansin. Pero nung time na yon talagang sabi ko, malapit na nga akong mabulag kasi mismo si Pastor, di ko na makita yung asawa ko. Yung mukha, ang labo na. Ngayon sabi ko, itry ko nga magpalab. Ngayon una, nagpa-blood sugar lang ako sa isang ano, sa isang yung sa mga drugstore. Nung nagpa-blood sugar ako doon, ang ano sa sugar ko is 247. Ngayon, ang ginawa ko, nag-fasting ako, nagpalab talaga ako dito lang sa amin. Umabot siya ng 280. Then nung sabi ko, wala, kailangan ko na talagang ano. Ngayon yung kapatid ko, sobrang alala niya. Sabi niya, pumunta ka dito kasi magpa-check talaga tayo sa doktor talaga. Nung nagpa-check kami, umabot na lang talaga siya ng 380. Ngayon, sobrang taas na. Ngayon sabi ng doktor, kailangan mo nang mag-insulin. Ayaw ko, sabi ko, do, kasi ang sabi kasi, lifetime mo nang i-gagamitin yan. Ngayon sabi ko, ayaw ko, sabi kong ganun. Nagpa-general check, yung blood chem talaga ako. Mataas si blood sugar, mataas si BP, mataas si cholesterol. Ngayon, pero yung ano ko, yung balakang ko as inamaga na siya na ano, hirap akong makatayo. 3 days akong bedridden talaga. Na hindi alam ng doktor kasi nung chinek yung ano ko, wala namang problema yung kidney ko. Hindi niya alam na sa taas nga ng sugar, gayon pala yun. Na maga talaga siya. Sobrang maga ng balakang ko. Tapos, lahat na nga ng mga ano yun, yung parang lahat ng pwedeng gawin na yung ano pa lang, yung first aid ginawa namin, ang daming nagturo na
magbabad ng tubig, ng mainit, yung ganun-ganun, lahat na lang. Pero wala talaga. Then yun pala, ano lang talaga siya, yun nga, sa taas nga ng sugar. So, ang inisip ko, ayoko talaga magamot kasi sinabi ko na, ala, magagamot ako, di ba masisira yung atay at kidney ko. Alam mo ang sagot sa akin? Ay, syempre, bakit di kayo nag-iingat noon? Sabi sa akin, ganun talaga. Kumbaga, ano na natin na kasama na yon. Sabi sa akin, sabi ko nga, tapos lifetime, sabi nga ng doktor, sige, ganito na lang. Bigyan niya ako ng ibang gamot na iti-take ko lang na medyo mild lang daw, pero lifetime pa rin. Sabi ko daw, kahit ba bumaba yung sugar ko, ganun pa rin. Basta lifetime daw siyang iinumin. So, ang ginawa ko, Dok, sabi ko, hindi ako magtitake na yan. Na, yun nga, Sister Alice noon, pinakilala sa akin, si 24 Alkaline, si hindi ko pinapansin. Kasi nga, wala pa akong nararamdaman. Hindi ko pinapansin talaga. Yun talaga ang mindset ng Pilipino. Pag walang sakit, binabaliwala kung ano man yung mga para sa, yung vitamins na para sa atin. Basta maghanap buhay tayo, malakas tayo, parang masaya na tayo, pero hindi pala dapat ganun. Ano talaga, wrong concept talaga ng Pinoy yan, na hanggat walang nararamdaman, hindi maghanap ng alternative na pwedeng panglunas sa sakit. So, sinubukan ko yon kasi no choice na ako, so sabi ko, sige, sinerge ko si 24 Alkaline C. Nung sinerge ko si 24 Alkaline C, ay Sister Alice, nag-ano sa akin, nag-PM yan, tapos sabi ko, pero sinerge ko talaga muna, hindi ako basta-basta na ano, direct as in na, sabi ko, mag-pain ako dyan, ang purpose ko lang is makadiscount sa product. Gusto ko lang subukan, pero alam mo yung faith mo na, pag mag-take ako niyan, gagaling ako. Ganun talaga, yung prayer mo na, pag nag-take ako, gagaling ako dito. Talagang pinagkaloob ni Lord yun. Ang nangyari nga lang, yung lahat ng result ko, hindi ko na makita kasi baliwala sa akin noon dahil nag-take lang ako ng take. Hindi ko nga iniisip yung business side. Kasi ang purpose ko lang noon is some product lang. Huli ko na naisip na pwede ko pala siyang i-share sa iba. Pwede ko palang i-share sa iba na makatulong din sa iba. Kaya binaliwala ko that time na sabi ko, ayoko nang balikan yung sakit na yun kasi sobra. Tapos, ayun nga, ang tinuro naman sa akin ni Sir Alice, nag-take talaga ako ng 24 Alkaline C as in a keto diet. Hindi porket nag-take ka ng vitamin C, ng Alkaline C, hindi mo sabayan ng diet. Kasi nag-iisip ka, ah, okay na ako. Kaya minsan kasi, meron naman akong tinitake na vitamin C, kahit ano, pwede kong kainin. Hindi po, hindi natin masisisi. Bakit hindi effective yung product? Dahil din sa atin. Kailangan sabayan natin siya ng disiplina. Tama yung sabi ni Sir J na habang nagtitake siya noon, kailangan talaga sabayan kung ano yung karapat dapat na disiplina para sa sarili para mag-workout yung product natin. Kasi kung nagtitake tayo ng panglinis sa katawan natin at kumakain pa rin tayo ng marumi na yung mga toxins pinapasok pa rin natin sa katawan natin, walang epekto talaga. Walang epekto. At proven ko yun sa sarili ko. Kasi in 3 months, as in strict keto ako that time, ang kinakain ko lang talaga pork at saka egg. Walang maniwala sa akin noon. Pero nagtaka ako, bakit yung BP ko is 150 over 90 palagi, 150 over 100. Nagiging, nung, alam mo yung nag-a-adjust pa yung katawan mo, nagiging 70 over 60. Sobrang hilong-hilo ako. Akala ko high blood na ako kasi ang kinakain ko talaga yung taba at saka egg. Natakot ako. Tapos yung gulay ko na kinakain, yung talbos ng kamote, hala, nag 60 over 70. Kaya sabi ko, hala, ang baba pala ng dugo ko. Pero adjust, nasa adjustment period pala yon. Hanggang sa nag-normal na siya into 110 over 80, 110 over 70 na lang talaga. Tapos, ayun nga, after 3 months nun nga, bumalik talaga ako sa doktor kasi may follow-up check-up ako. Sabi niya kasi sa akin, meron siyang gamot na neresita na para sa cholesterol, para sa high blood, at saka yung meron akong rheumatic heart disease since ano pa ako, bata pa ako, meron na akong rheumatic. Ngayon nung chinek na pati dugo ko, makikita din pala doon, wala na. Clear na siya lahat. Wala na siya.
Kaya hindi ko nga makita yung result ko. Sabi ko, saan na ba yun? Kasi ngayon ko lang naalala, pwede ko pala siyang i-post. Kasi, ala eh, kasi ang ano ko lang noon, nagumaling na ako, okay na ako. Na, sabi ng doktor, wala ka ng sakit. Wala na. Oo, sis. Talagang sabi ko, ang ano ko lang kasi talaga, huli ko na talaga naisip na pwede kong i-share sa iba, pwede ko tong pagkakitaan na habang nakakatulong ako sa iba, kumikita ako. So, walang tapon. Kaya sinubukan kong i-share kasi nakita naman talaga nila yung sitwasyon ko noon na sobra talaga as in na grabe ang struggle ko during that time na nag-start pa lang ako sa 24 alkaline C. Kasi pag meron tayong, yun nga, pag nasa healing crisis talaga, ang yung nararamdaman mo hindi maganda, hindi ano, kumbaga sa iba susuko na kasi ay ayoko niyan kasi ganito pero hindi eh. Ang ganda ng outcome pag ituloy-tuloy mo yung product. Ang ganda talaga kaya hanggang ngayon. Tsaka number one kung napansin, nakakabata siya ng 15 years. Ayun. Ang dami talaga. Yung mga nasa 20s ka na lang, sis. Oo, sis. Mas bata pa ako doon. nung nakaraan ng picture niyo yung dalawa ni Pastor, sabihin ko, Pastor, ano yan? Bunsong kapatid mo? Hindi totoo. Kasi, alam mo, pag may sakit ka, parang nangungulubot ka, nagda-dry yung skin mo. Di ba? Parang iba ang pakiramdam na parang okay. Stress. Lahat na lang mararamdaman mo, lalong-lalo na pag high sugar ka, para kang pinipigaan yung balat mo, dry skin ka. Dry skin talaga. Pero, sabi ko nga, since nag-take ako ng 24 alkaline, hindi na ako naglo-lotion. Ano na, tapos sabon na lang, nilamos, pulbo, okay na, di ba? Oh, sabi ko nga, yung kaibigan ko talaga, yun, nag-comment nga siya kanina na, pag hindi na daw stress sa pera, nakaka-glow ng skin. Alam niya talaga noon that time na sobrang ano. Kaya sabi niya, ano ka lang, yung bless nga. Oo, totoo, sabi ko. Kasi totoo naman talaga na, sobrang blessed kasi yun nga, nagbabalak talaga akong mag-abroad. Bumalik sa abroad talaga. Nung time ng 2018, yun talaga. Pero sobrang binigay na blessing ni Lord talaga kasi nakilala ko sa M4. Nung nakilala ko sa M4 ngayon, nabuhayan ako na. Noon di ako nangangarap makabili ng sasakyan. Ngayon nangangarap na akong makabili. Kaya kahit lang kaya ko na sabi ko. Noon takot akong, sabi ko ayoko ng sasakyan, baka hindi ko kayang ano. Pero ngayon, confident na ako kasi alam kong kayang ibigay ni M4 yan. Diba? Yung nabubuhayan ka sa pangarap mo na kaya mo magpagawa ng bahay dahil nakikita mo na yung bigger picture na binigay ni M4 na ito pala yung mangyari sa akin. Basta i-work out mo lang talaga. Hindi porkit, hindi na ako magtatrabaho kasi yayaman ako kay M4. Walang mangyari. Subukan mo mag-live lagi araw-araw. Totoo yan. May mag-pay in talaga. Oo. Parang gusto ko ganyan, nang gawin sis yan. Oo, sis. Oh, sis, parang gusto ko nang gawin din yan. Kaya nasa trabaho lang ako. Tapos mag-live selling na rin ako. Oo. Kahit yung ganyan-ganyan mo lang, ipamaypay mo lang yung blaster ng alkaline, sis. Mapapansin ka pala. Oo. Diba? Oo, totoo naman. Ang init. Oo, sis. Yung maganda niyan, sis, yung blister ng alkaline, sis, samahan mo ng mga yun, ng mga libo-libo mo. Paypay mo gamit siya ng check, eh. Ang init, pero ang init. Totoo talaga. Totoo. Kasi, alam ko, ewan ko kung nanonood siya ngayon, tapi pay-in lang niya kanina. Hindi kami friend talaga sa Facebook. Oh, na-share lang sa kanya, naikwento lang. O, diba? Tapos nung decided na siya, nung nakita niyang nag-live ako kung paano ko sinabi yung mga product, yung coffee, kaya napa-order siya ng 10 boxes of coffee. Kasi, kasi, wow. Brain enhancer. Pwede niya ipainom yun sa may mga utang sa kanya. Subukan yung mag-live. Sabi ko nga, subukan yung mag-live lang. Talaga.
Sa una, walang papansin. Tsaka, wag, sabi ko nga, yun talaga lagi kong iniisip na, eh, bakit ako mahiya mag-live, eh, bakit pag wala akong bigas, pakainin ba nila ako? Diba? Correct, correct. Sige. Sige, sis, dahil dyan, mamaya, magla-live na rin ako. Makapag-live nga mamaya. So, tapos ay, sa phone meeting, magla-live na po tayong lahat na kanya-kanya. Oo. Oh, ganito usapan mamaya, after meeting. Mag-live na tayo maya. Enough, tapos na pala. Totoo. Ang ganda. O, di, kahit lang isa-isa, kasi isa nakakalimutan ko yung ano, kaya kaya lagi akong nagkakape kasi para hindi ko na makalimutan yung ibang sasabihin ko. At salamat sa training natin. Di ba, no, mami? Tama. Salamat sa training. Kasi doon talaga, nahasa tayo. At isa yan sa mga way, di ba, na sinasabi sa atin kung paano. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang si Shreya, oo. Kasi talaga si Shreya talaga, oo. Ako, mahihiyain ako eh. Hindi sis, nahiya kaya ako dati yung nag-live. Nag-live ako dati. Binibiro nga ako ng mga kaklase ko na ano, sabi ko, paano kaya hindi mahiya? Paano hindi mahiya mag-live? Kasi kailangan kong buminta. Inisip ko lang talaga, kailangan ko ng pera, kaya kailangan ko mag-live. Ayun, parang iniisip ko lang talaga na ano, niluloko pa nga nila ako, uminom daw ako ng alak para hindi ako mahiya. Sabi ko, paano kaya mag-live? Pero sinubukan ko talaga nung una, parang nahiya pa ako, tapos isa, dalawa lang yung manunood, di ba? Pero okay lang yun, kasi yun pala, kahit isa, dalawa lang manunood, ma-re-review nila yung pag nag-browse sila, makikita nila yung mga live mo, papanoorin pala nila yun. Ayun, doon sila magpo-comment, di ba? Yes. Tapos kada live... Makikita kada, nila sis, di ba? Oo, tsaka kada mag-live ka. Makikita mo kung ilan na yung nag-views. Oo, totoo. Magla-live ka, ano, pag nagla-live ka, meron talaga silang makukuha kahit papano. Parang nagkaka-interest sila. Every time na nagla-live ako, meron talagang ano, meron namang how, puro how lang, yun lang ang alam how. Tapos mag-PPE, mag-PE na ako yan, kaso wala pang pera. Sige lang, hindi ko lang anuin yan, pero balang araw, mag-PPE din yan, kasi ganyan din dati yung iba kong downline. Alam niyo yan, di ba? Andyan kayo. Correct. Hello, sabi niya. Ano lang, hindi siguro, hindi pa time, pero pag dumating yung time na yon, magpipayin at magpipayin yan. Kasi gusto nila yung product talaga. Siyempre, minsan, kailangan natin ng may mag-motivate sa akin, sa atin. Kung hindi man sakit yung mag-motivate sa atin, yung kahirapan, or may time talaga na meron tayong gustong tulungan. Ganun lang yun. Correct. Oo, so dahil nabanggit mo na rin yung ano, yung sa kahirapan si Shreya, 'di ba? Yung kasi ang maganda dito sa MCOR, 'di ba? Nai-improve yung health natin. Tapos nagkakaroon pa tayo ng ano, ng other source of income for katulad ni Ate G, 'di ba? Na naka-ano employed siya. Pero kami personally, ano, ito lang talaga yung aming source of income. Na talagang ano naman malaki, sobrang laki ng potential. So sa Thursday, magkakaroon tayo ng Complant Mastery. So kung paano natin, ano yan, hihimayin natin yan. Hindi ako magpa-PowerPoint, mag-aano lang tayo. Magbibilog-bilog lang tayo dito. Oh. Ayun, yung para ano, white room sa likod. Kasi, dito. Hindi, dito lang tayo sa ano. Meron akong i-share lang na ano, na whiteboard dito sa ano, sa ating Zoom para dito ako tayo mag-drawing. Para mahimay natin lahat. So, ayan, ngayon, since ang ating ano is tungkol sa product, si Mel naman ang ating ano, isa sa ating sumisimangot siya. Ayan. Ba't nadama isa sa ating ano. Isa sa Negatron natin dati. Talagang ganun yung aking pagpapakilala. Hindi. Isa sa ano, sa rising leader natin dito sa ano, sa team natin. So mag-aano siya, magde-demo and mag ano din, as well as yung difference ng alkaline C, benefit ng alkaline C unlike the other products, and then after that, yung mga question and answer natin para ano masagot kung ano yung mga ano, kung ano yung mga agam-agam natin tungkol sa alkaline C. Hanggang ang lalim.
Agam-agam. Mamaya may gagamba pa dyan. Nakakaloka. Ang sarap ng merong sound card eh. Bumili sa sarili niya sound card na inggit. Ganun talaga. Nainggit sa tawa. Makabili na nga. Bili nga rin kami yan. Mga lima. Ay, wait, ano, wait na, wait na. Shout out muna ako sa mga ano. Batiin ko yung mga nasa FB yes, Live si na attend. Si, ito si M. Hi, Emma David. Naka-tune in. Oh, naka-tune si Emma David. She's from Pampanga. Wow! Si Annalyn Agad Kapukaw. Si Ate G. Si Edjan Paul Vinluan. Ayan. Tapos si Ivy Ocario. Yes, from Nueva Ecija. Si Mama ko galing sa Marikina pa yan. Si Malek Chavez. Si Tess Peñaflor Cavida. Nanonood din siya. Si Noem Depon. Hi, Miss Tess. Type mo sa inyo si Pastor. Hello, Tess. Pastor Junjun Miss Virginia. Si ano rin, si Pastor ano ha? Si Pastor. Yes, si Miss Virginia Desuacido. Rising leader din natin si Pastor. Si ano, si Miss Peralta Loy. Loy Peralta. Kagaling ko lang sa kanila kanina at nag-deliver ako dyan. Taga ano siya, taga Kainta. Yes, hello. Si Mr. ano, si... Mr. Junaldo din from Cebu. Ha? Si Linda Jean Polichay Gaung. Siya yung taga ano, no? Taga Baguio ba? Tama? Yes, taga no, Benguet. Ah, Benguet pala, Benguet. Sorry. I see. Pabati kay Sir Jornaldo. Ano, congrats Sir Jornaldo kasi nag-incash na siya ng pera niya. Yung first account niya, talagang wow. Ang laki pero hindi niya in-incash. Congrats Sir, mga ilang account niya lang ang in-incash niya, siguro mga 3 accounts or 4. Ayun. Congrats so, Sir, talagang nakakatuwa kung kanina sa training. O, di ba? Ang ano ha, tawag dito, dagdagan ko lang yun ha. So kasi mga 3 accounts or 4 accounts ko lang okay na sa akin eh. Hindi ko kailangan ng 7 accounts kasi masyad ng malaki eh. Ganun ba talaga yon? Eh, yung pinakamalaki niyang ano bro, yung first account niya, hindi niya yun inano, hindi niya ginalaw yun, hindi niya in-cash. Yun yung malaki. Wow! Yung second, third, fourth, fifth, sixth yun. Parang may nararamdaman akong may magmo-mobile stockies. Yes, bakit? Nakakarangyari na ko sa Cebu, no? Yes. Soon. Kaya iniipon yan. Alam mo yung, actually, sa sobrang laki ng check, eh. Ikaw, no? Sa sobrang laki ng ano ko, ng pwede kong may encash, ay, itatabi ko muna yan, hindi ko pa kailangan, ito lang kailangan ko. Ang sarap ng ganun, di ba? Kasi so, meron pa eh. O, di ba? At the same yes. Time, kumikita ka na, nakakapag-save ka pa. Yung ano, yung ang ramdam ng kahit saving dalawa to, lang yeah. Ang pumasok. Pero kaching-kaching lahat, no? Mga banggaan lahat. Correct? Ay, sarap! Uy, kala mo naman talaga siya. Napakalit na nakikita. Excited ba kayo sa content? Gusto niyo bang wag na mag-product knowledge? Complan na tayo ngayon. Complan na. Diba? Si ate, alam mo, tonto ako dyan kay ate kasi di ba nung anong lockdown, walang trabaho, pero trinabaho yung M-Core. Ang laki ng kinita sa M-Core. Walang iya. Puro ano, puro mga turbo product, sumataw ng humataw, grabe. Sangkatuta, kumakot. Wala pang ano yan ha, wala pang dito. Hindi siya ano yan ha, employed siya by that time, di ba? Employed. Tapos since lockdown nga, sumasideline na sa M-Core. M-Core ngayon ang nagpakita, ang nagbigay sa kanya ng ano, ng pera, ng income. And actually, mas malaki, di ba? Mas malaki. Mas malaki pa. Hey, akagigil. Yes, mas malaki. Baka naman, lapit ng bahay. Yung sweldo ko ng ano, asa nga ba yung lapel? Ay, ano ko. Yung sweldo ko ng sa kalahating buwan. Wow. Sa kalahati, dalawang buwan. Yung sweldo mo ng dalawang buwan. Direct selling lang yon. Isang buwan. Direct selling. Lang. Oh, si baka naman. Yun. Baka naman pwede magpamilya pa yan. Wala pa nasa dashboard. Wala pa yung nasa dashboard. Wala. Kasi actually, huwag na tayo mag-product demo. Complan na sharing ng ano. Mag-complan tayo. Complan na lang. Kaya nga. Ang susunod yung complan. Tapos sharing. Nakakatawa.
Kasi given na yung product natin eh. Kumikita. Tama. Oh, tapos ngayon pa nakakatakot. Nakakatakot na nakakatuwa. Hindi mo maintindihan. Nakakatakot na nakakatuwa. O, di ba, mami, di ba yung kay Press, di ba ganyan din yung dati, nung last year, nung bago mag-lockdown? Nasabi niya nga, hindi, alam mo yun, hindi na, mga M-Korean, hindi ko alam kung matutuwa kayo. Matutuwa kayo. Kasi talaga naman, dahil yung product talaga, nung time na yun, ayun talaga yung kailangan. Kaya na-expect na talaga na talagang, babongga lahat eh. Oo. Si Jenny Jane, ang daming in-invite. Very good, ah. Ayun, yung masishare ko. Oo, bago pa ako mag-complan, naka-ready ako eh. Meron ako ditong mga Ito, bago pa ako mag-complan, Daddy, mag-demo ka na muna. Sige na nga. Ah, sige. We will give the floor kay Mel. So, give it up, Mel. Wait lang, medyo nagalag yung internet ko eh. Sige, makikisama daw yan. Ayan, so lahat ng mga natin dito is mga members lang. Kasi nasa tayo, private group. So magkakaroon siguro tayo, separate training. Ay, hindi siya training. Separate, ano bang tawag doon? Presentation para sa mga non-members na pwede nating i-share sa lahat. Siguro mag-aano lang tayo ng schedule kasi medyo puno na ang ating buong linggo. Kasi medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-training. And ayun, may mga sunod-sunod na trainings tayo and events. Kaya for now, lang tayo, mga members para maliwanagan. Kasi even yung mga one year ng member, marami pa rin mga questions tungkol sa alkaline C. Marami pa rin, even yung yung sa high dosing, ganyan. So, nagiging question pa rin siya. Kaya, better na mapag-usapan natin yung medyo in-depth tungkol sa alkaline C. Pati sa ayan, prices. Hintayin. Ayan, i-ready ko, yung pandemo ko rito, ha? Oo, pati yung sa pricing. May pandemo pala. Diba? Kasi, oo. Ano yan? Kailangan din kasi natin mag-guide yung mga members natin na kahit hindi bago, kahit mga bagong magsisimula pa lang. Diba? Kasi dyan din naman tayong lahat magsimula. Sa product. Pero ako nakita ko talaga yung business side. Excited ako sa Thursday! Ayan, puro complan. Oo, actually, ako yung member na never pang nakapag-product demo. Complan talaga ako. Kapag, sorry kapag na, kasi siya, alam kong si Mel ang magkaano. Yes. Ayan. Kasi alam kong si Mel ang magiging bihasa dyan. Kaya I leave it to him. Wait lang, ready ko lang yung mga tubig-tubig ko. Ah, sige, okay lang. At least meron na akong kaagapay na sound card, di ba? Yay! Ang saya-saya ko na lang. What? Kung tuwa sa sound card? Oo, tuwang-tuwa ako. At naririnig ko si Cloud, Ginny Jean. Pero ako sobrang proud ako at sobrang natutuwa sa lahat ng mga members and leaders natin. Hello, Miss Rachel Francisco. Ayan. From Nauhaw ako. Hala, ininom na. Tubig pandemo, ininom ko. Bro, baka makalimutan mo, may Betadine, mainom mo ha. Okay lang yan. May 24 AC ako dito, bayo. Okay. Ayun. Pero yung sige, mama. Oh, in fairness, na-miss ko yung gantong training natin. Hindi kasi bro, meron kaming na mahilig yung magbukas ng Bible tapos dinidilaan mo na yung kamay. Ah, oo. Ang nangyari, yung nadilaan niya yung mic. Ang kulit.
mic, tapos yung mic din ang pinanglipat niyang ganun. Kasi inyong dinilaan niya, di ba? Dila ng dila sa mo yun, parang ice cream. Ang kulit. Wait lang, isig yung mic ko. Malinaw pa rin ba pag ganyan? Malinaw pa rin yung boses ko? Oo. Yes, ayan. Malinaw. Ayan. Yay! Yay! Ayan na. Ano lang to, short demo lang naman to. Ha? Hindi to yung full demo. Kung gusto niyo ng full demo, kontakin niyo ako. Mag-schedule tayo. Actually, open po ako sa lahat ng group natin. Open po ako kung gusto niyo mag-demo tayo sa lugar ninyo. Actually, I highly promote that. I highly suggest that na makapag-demo tayo sa lugar ninyo or kung saan niyo man gustong mag-demo, pwede niyo akong kontakin. Kung hindi niyo pa ganun kagamay na mag-demo or kinakabahan pa kayong mag-demo or gusto nyo na makakita mo ng actual demo, I prefer na or I suggest na i-contactin nyo ako, di ba? Para makapag-full demo tayo sa inyo. Kasi ang kagandahan kasi dyan is one thing, mapakita natin sa kanila ng actual, hindi yung video, hindi yung ipapalabas lang natin. As in, actual nilang mapapanood yung demonstration. At the same time, malalaman ng iba or ma-i-inform din yung iba kung paano at kung paano nila kung paano umepekto yung 24 alkalinity sa katawan nila, at the same time malalaman nila na meron ka ring tindahan na 24 alkalinity, di ba? So yon, since ito nga ay short demo lang din naman ng 24 alkalinity, as you can see meron akong tatlong bottle rito at tatlong glass of water. Yan, this water represents our body, di ba? Nung pinanganak tayo, napakalinis, napaka-pure, wala pang toxins, kumbaga fresh na fresh. Ngayon, itong betadine, tawag dito, povidone iodine. What? Nabasa ba? Hindi yata yun, no? Anyways, ito ay povidone iodine. Medyo malabo. Malabo, pero wait lang. Malabo yung cam ko. Anyway, okay lang yan. Basta ito is povidone iodine. Itong representation ng toxin sa ating katawan. Ang reason bakit ito ang ginagamit, kasi ito ay for external use lang. Di ba? When you say external use, sa labas ng katawan, hindi pwede sa loob. Kasi hindi siya ini-intake talaga. At ito ay pang-oxidize ng ating mga sugat para mabilis na, kumbaga mabulok. Or para mapatuyo yung sugat, hindi siya fresh. Kasi imagine mo kung yung sugat mo ay fresh, mas madali siyang kapitan ng mga bakterya. Correct? Now, ang use nito is para matuyo ang sugat. And this is for external use lang. So imagine mo kung ito yung katawan mo na pure, lalagyan natin ng mga toxins. Halimbawa, when you say toxins, ay yung mga kinakain mo sa katawan as kinakain mo araw-araw. Katulad nga ng sinabi ni Sis Rhea, di ba kanina? kahit na nagte-take ka ng 24 alkaline C, kung wala ka namang disiplina sa katawan mo, kumakain ka pa rin ng mga intoxicated foods, like ang hilig mong kumain ng mga sugar, yan, one thing is sugar. Ang hilig mong kumain ng mga frozen foods, yung mga may preservatives like hot dog, ham, bacon, di ba? Ayun yung mga nakaka-toxic sa ating katawan. 'Di ba? Kasi the more na kumakain ka ng mga ganon, the more na toxic yung katawan mo. And syempre nai-stress ka, parati kang puyat, parati kang pagod. Ang tulog mo parati 4 hours lang, 3 hours walang lang. Kasi stress na stress ka. Yan, walang pera, nakaka-stress, 'di ba? Tapos wala kang pera. Puro ka walang pera, 'di ba? Nakaka-stress 'yun. Katulad ng si Sreya kanina, stress na stress, hindi raw siya nakakatulog. Kasi nga wala siyang pera. Ngayon, diba? Pera na. Ngayon, may pera na, hindi siya na-stress. Kasi nga may 24 alkalinity na. And isa pa dyan, yung puyat. Tapos, magla-live ka. Pag nag-live ka, wala namang viewers. Nakaka-stress, diba? Wala nakaka-stress. Nakaka-stress lalo. Ayan, tapos, yung asawa mo, stress din. O, diba? Tapos pag-uwi mo na ba, stress ka pa. Diba? So, ito na nangyari sa katawan mo. Napakadumi, napaka-stressful.
haluin natin para mag ano, para kumalat yung stress sa ating katawan. Kumalat yung stress sa katawan yun. Eh, joke lang din. So yan, oh. Ito na yung katawan natin. Kapag sobrang stress, kapag, yan. So napakadumi ng ating pangatawan. Dahil na rin sa mga preservatives, sa mga kinakain natin. So pag wala kang disiplina sa katawan, pwedeng ganyan mangyari. And actually, as we grow older, hindi mo napapansin, ganyan ang nangyayari sa katawan mo, nagiging nagiging intoxicated na, nagiging stressed, di ba? Sa usok, lalo pag nagbibiyahe araw-araw. Exactly, yan, yung mga usok, yung mga, yan, sigarilyo. Kung hindi man ikaw naninigarilyo, yung katawan mo naninigarilyo, or pag pumasok ka sa lugar, sa kwarto, na may pinanggalingan ng naninigarilyo, third hand smoke tawag doon. So, imagine mo, from this, from katawan mo ng bata ka, naging ganito. Toxic, toxicated yan. Ayan, para ano, para puti yung background yan. Kita nyo. Ngayon, ito ang purpose ng 24 alkaline C. Ilang? Yan. Ay, naubos na. Naubos na isang buong ano. Actually, ayan, tingnan mo. Hindi ko pa inahalo yan. O, haluin ko siya lalo. Steer ko, ano siya, paikutin ko lang. O, di ba? Biglang linaw agad. Ganyan po mag-cleanse ang 24 alkaline C. From toxic katawan, lilinisin niya, tatanggalin niya yung mga toxic sa katawan, yung mga nagkukos ng sakit, nagkukos ng hindi maganda sa iyong katawan, nilinis ni 24 alkaline C. But, pag inamoy mo naman kasi ang ano, amoy betadine pa rin siya. Maamoy pa rin yung betadine. Kasi nga, ito ay baso na wala namang butas. So wala siyang way para ilabas yung mga toxic na yon. Good thing about that, yung katawan natin, meron tayong ways para i-excrete yung mga dumi sa katawan. Like pwede kang magpupo, pwede kang mag-ihi ng mag-ihi, pwede kang magiging pawisin. Diba? Depende sa katawan yan. May katawan, ako katulad ko, pag take ko ng 24 alkaline C, isang take ko pa lang, like 20-30 minutes, minsan napupupo na ako agad, tapos yung ihi ko super dami, tapos madalas yan, pinagpapawisin ako ng todo, doon lumalabas po, yun po yung way ng katawan natin para tayo ay mag-detoxify. Diba? So, yan. Sayang lang kasi wala akong nabili na ibang brand ng vitamin C. Gusto ko sanang i-demo rin kung ano yung difference ng ating sodium ascorbate sa typical na nasa market na ascorbic acid. Well, technical sa pangalan pa lang, sodium ascorbate at ascorbic acid. Ito is alkaline, 24 alkaline C, di ba? Ngayon, para ano, para ma-test natin kung talagang alkaline siya, ito po ay litmus liquid, di ba? Litmus liquid po ang tawag dito. Ito po yung ito po yung nagte-test ng isang bagay kung acidic ba siya or alkaline. Ito yung nagte-test ng alkalinity or acidity ng isang bagay. Ngayon, since kanina nga nilagyan natin ng betadine yung ating baso. Test natin ngayon kung mag-aano siya. Mag-alkaline siya or acidic kasi nga nilagyan na natin siya ng 24 alkaline C. Yon. O di ba? Hindi siya masyadong nag yellow kasi nga may 24 alkaline C na siya. Pag nakita kayo niya ng intoxicated, like yung mga drinks ninyo na wala namang 24 alkaline C, try niyo maglagay litmus liquid. Super dilaw po niya. Na-test namin yun sa yung ascorbic acid, naglagay kami ng litmus liquid. Super dilaw niya, as in super super dilaw niya. 'Di ba? Try nga itong isa. Maglalagay ako ng ano, kung walang betadine. Ay, wala na pala. wag na pala. So yun lang. Ayoko nang anuhin pa, yung patagalin pa. So ito yung ano, ayun yung simple demonstration lang ng 24 alkaline C sa katawan natin.
Di ba? So, mas marami kang 24 alkalinity na tinatake, mas mabilis ang effectivity nito sa katawan natin. So, yun lang, yun lang. Yes! Any questions? Any questions po? Oo, ako, may tanong ako. Bakit daw nag-yellow yung ano? Ayan. Kasi magiging question nila din yan. Uh-huh. Bakit nag-yellow si... Yung nilagyan mo, oo. Nang, ano tawag dito? Nang litmus. Oo. Ako bakit nag... Ayan, ayun o. Kaya siya nag-yellow dahil sa povidone iodine. Correct. Oo, correct yun. Mm. Oo, kaya siya nag-yellow dahil sa povidone iodine. Pero kung kasi yung nga, water toxicated lang... yung katawan natin eh. Oo. Diba? Correct. Ngayon, kaya, ang ano niyan, kaya siya nagdilaw is dahil nga sa povidone iodine. Hindi pa siya nailalabas eh. Hindi pa nailalabas ng katawan natin yung povidone iodine. Pero once na mailabas na yan, correct. Tama, hindi na naman nagtutugma ang ating internet. So, ano, ganun talaga ang advantage at disadvantage, pero we need, ano mami? Hindi, sabi ko baka matabig ni Gandhi, ayun na, tinatanggal mo mo yung tubig. O, naglalag si Gandhi. Okay. Ano, oo nga eh. Ayan, so, ano, yung ating demo, makikita natin doon na talagang, ano, nakakatulong ang alkaline para ma-cleanse ang ating katawan, di ba, from toxins. Buti na lang natapos siya mag-demo bago siya mag-plug, no? Ayan, ayan bumalik ayan, na siya. Ayan, okay na, I'm back. Ayan na. Buti nakatapos muna ako bago mag-lag. Kaya nga eh, talagang ano, pinag-adya ka pa. Ayun. Tapos ano, diba normally, ano ba yung normally yung tinatanong ng mga ano, mga bagong client natin or bagong members, diba? Saan gawa ang 24 alkaline C? Diba? Yun. Mga members, please comment below. Tapos kung may mga questions din kayo habang nag-aano kami, nag-discuss kami dito, i-ano nyo rin, i-comment nyo rin dito sa ating ano Facebook Live or pwede yung mga naka-Zoom, naka-attend dito sa Zoom, comment nyo lang sa chat box natin. So, ayun, 24 alkaline C. Saan nga ba gawa ang 24 alkaline C? Kasi yung iba, nagtatanong na gawa ba ito sa calamansi or sa mga banana? Kasi di ba yun yung nagiging representation natin? Sa orange. Ang 24 alkaline C ay, oo, yung iba kasi, kino-compare dun sa mga vegetable gawa na vitamin C. Tinanong ko yan kay Dr. Erwin Espinosa. Yung doktor mismo tinanong ko kasi nababagabag kasi ako dun sa mga tinatanong nila na ano, na, eh, ma, maganda po yung ano, yung gawa sa vegetable kasi marami syempre yung vitamin C yon ganyan. Ang sabi naman ni Dr. Erwin, ang mga vitamin C na gawa sa vegetables, acidic yon. Tama. Oo, that's acidic. So, ang ating 24 alkaline C, hindi po siya gawa sa calamansi kasi representation niya, katumbas ng isang capsule ay 100 na calamansi. Katumbas ng isang capsule ay 20 na banana. Katumbas nitong isang capsule ay 20 na apple. Pero good luck naman kung kakainin natin yung ganong karami, di ba? Pero, ang ano nila, ano nga ba ang ingredient? So, ang lagi lang natin isinasagot is a pure sodium ascorbate. So, yun talaga siya, pure sodium ascorbate. So, yung makakasagot lang kung ano yung sodium? Kung ano yung sodium ascorbate? Kaya nga, di ba, tinatanong pa rin, ano yung sodium ascorbate? Ang, basta ano, yun, yun. Ang makakasagot po dyan ay yung DSM Europe kasi sa kanila po galing ang raw material. So, punta tayo ng DSM Europe? Ay, o nga pala, no? Hindi ko pala na, ano, hindi ko pala na ipakita yung, ano, yung alkalinity ng, ano.
nung alkaline C. Wait lang, wait lang. May dadagdag lang din ako, ah. Bakit? Gulo na naman siya. Makalimutan mo talaga yan. Baka yung may betadine na inom. Ito, ito. Kita ko naman yung kulay dilaw yung may betadine. O baka madilaan mo yung mic. Wait lang, wait lang, wait lang. In addition ko lang, nawala ako bigla, nag-lag kasi. Ayan. Ang dami, wait lang. Inuman mo ulit. Weh, sinadya mo yan eh. Para makainom ka eh. Sarap eh. Anyways, ayan. Ito yung ano, ito yung pure tubig lang. Lagyan natin na ano, 24 alkaline C. Baka si ano eh. Ah, isipin ng iba. Ang tanong diba kanina kung bakit nagdilaw yung isang ano, yung isang baso ito. Kasi nga, meron siyang povidone iodine. Diba? So ito yung ilalabas niya. Meaning to say, acidic na ito kasi nga may povidone iodine. Ito, yung pure na 24 alkaline C. Kita nyo naman, ininuman ko pa siya, di ba? No, inumin mo rin yan, daddy, sayang. Sabi sa'yo, inumin niya na yan eh. Wow eh. Sarap eh. Wow ako eh. Wait lang, lalagyan ko siya ng litmus liquid ulit. Ano ba yung litmus liquid? Litmus liquid, ito yung pinapang test kung alkaline or acid yung katawan mo. Di ba nung elementary high school tayo sa chemistry, meron tayong nilalagay ng pang-test sa dila or sa laway mo para ma-check kung acidic ka or alkaline yung katawan mo. So yan, no? Kapag acidic ka, yellow. Kapag alkaline ka, kulay blue. So tingnan nyo yung kaibahan. Yes! Ang ganda, di ba? 5% talagang ano, alkaline ang ating Hindi ko lang maino rito kasi orange yung ano ko eh. Orange yung damit ko eh. Pero ito, tingnan nyo. Yan. Ito yung alkaline. Yes! For alkaline C. Ito yung may povidone iodine. Di ba? So yun lang. Yes. Yay! Ayan. Wala na akong tubig. Ano pa? Ano pa ang common question? Ano yun? Yung tinatanong nila lagi na ano daw, yung naninilaw yung vitamin C natin. Ah, okay. One thing is, kasi, bakit kasi ino-open nyo yung capsule? Pag naman bumibili kayo sa Mercury, wala naman kayong ino-open. Joke lang. Hindi, joke lang. Ano, yung kasing ating 24 alkaline C is all natural, di ba? So parang katulad ng apple. Kapag ka-apple or patatas, ganyan, di ba? Kapag kahiniwa natin yun, nag-o-oxidize, nag-iiba yung kulay. So, ganun talaga ang nangyayari kapag ka, all natural ang product. So, ang difference lang kung bakit ko nasabi na, bakit nyo kasi ino-open? Hindi, kasi ang difference kasi nung ating 24 alkaline C, dun sa ibang vitamin C, hindi kasi natin ino-open yung sa iba. Dito kasi sa atin, we are educated na kapag ka hinalo natin siya sa water or sublingual, tinaktak sa ilalim ng dila, mas mabilis ang absorption. Diba? Yun yung kagandahan ng ating 24 alkaline C. So, ayun, yung pag naman nanilaw siya or nag-yellowish, nag-oxidize, safe and effective pa rin naman siya. Bakit ko nasabing safe and effective? Kasi way back 2015, noon pong ang ating product ay ipinapakilala pa lamang. Ano siya? Since ipinapakilala pa lamang at maraming stocks, andun yung tendency na ano, nanilaw na siya. So akala ng mga members, akala ng mga clients, ang totoong alkaline C ay kulay brown. Kulay dilaw. So nung nagkaroon ng ano, ng marami ng clients, nung nagkaroon ng bagong stocks, akala nila ang peke, yung puti. Kasi doon pa lang sa nag-yellowish, doon pa lang sa nag-oxidize na product natin, ang dami nang gumaling, ang dami nang naging testimonies.
Diba? So, dun pa lang malalaman natin na safe and effective yung ating product. At saka, saan nga ba gawa yung capsule? Sige nga, yung mga nasa ano natin, nasa FB Live, kung alam nyo, magbibigay ako ng ano, libro, kala mo si Coach Jason, you know? Pero libro ng iba yung bibigay ko kay Shinky Culture. Akala ko, libro ni Coach JS eh. Sige. Sige nga, yung ano, sino magko-comment sa baba, eh sa baba, sa ano, FB Live natin, saan gawa ang ating capsule? Siyempre, yung mga leaders, quiet muna. Tingnan natin kung sino makakasagot sa members natin. Hello, Jenny Jane. Talagang lumabas ka na. Congratulations. Magko-comment pa naman sana ako. Kung saan nagawa. Eh, mami, meron ka naman ng libro. Oy, maganda yung libro na yun, ah. Yung kay Chinkitan. How I Made My First Million. Actually, yung mga tinuturo sa atin sa BTS, ganyan, sa nila Coach Jason, halos nandoon din. Ayan! Hawak ni Ate Giselle, oh. Ayan, napakaganda ng libro na yan. Ala, hindi nila alam. Walang nagko-comment. Patay tayo dyan. Bakit ba? Oo. Safe pa rin. Wait lang, itayin natin kasi. Ano. Safe pa rin kahit inumin yung with capsule kasi made of blood. Made of... Natawa si Mami G. Okay. Mami si G, Aling eh, bakit ka natatawa? Si Aling Malik kasi may comment. Mama, akala ko sinasabi mo yung ingredient ng Restore. Oo. Ano yung kinukomment ni Mama? Hindi ko mabasa dito eh. Galing sa wheatgrass, barley. Ma, ano po yan? Yan po yung ingredient natin sa Restore, Ma. Restore yan. Yes. Training pa lang tayo ng alkaline C, Ma. Ay, cellphone ni Daddy akin. So, talagang ano, talagang yung ating product knowledge ay kailangan natin ituloy-tuloy. Yes. So, ano, ang ating ano capsule ay galing po sa seaweeds. Ayan. So, seaweeds siya, kaya, ano, talagang inaano pa. Sige, ma, push natin yan. So, ayun, galing siya sa seaweeds. Kaya yung iba, nagkakaroon ng allergy dun sa seaweed, sa capsule. Diba? Tapos, ano yan eh, narinig ko rin kay Doc Irwin, kapag tayong high dosage tayo, like mga 50 to 100 capsules, ganyan, kaya rin tinatanggal kasi bukod sa, ang hirap inumin ng 50 capsules, o kaya 100 capsules, diba? Meron din kasing iba daw na na-overdose sa seaweeds. So yung iba, sabi nga ni, ano, ni Doc Irwin, walang overdose ang ating 24 alkaline C. Pero possible na magkaroon ng overdose sa seaweed. At saka ang hirap naman talagang i-take kung 100 capsules ang iaano natin everything. Kahit na hati-hati yun, parang buong araw kumain ka na ng capsule. Imagine, naka-experience na ba kayo ng ano, na, or nakakita na kayo ng yung capsule natin na nabasa? Ah. 'Di ba? Para siyang lumalambot na ano, patapos para siyang yes. Nag-ano, nag-expand. So imaginein mo 10 100 ganun ang kain mo. And dami and nag-expand ng todo. Bloated ka. Oh, pero ano naman 'yun? Kaya minsan yung iba nabubusog kapag ka nag-alkaline, 'di ba? Kasi 'di ba yung seaweeds, meron tayong mga seaweeds na kinakain din. At saka maganda yan sa skin, di ba, Mami G? Yes. Ating seaweed. Collagen. Oh, actually, baka ano, share ko lang din, may, ano nga ba to? Parang may customer din ako or member ng, possible yan, Mami, no? Na mukhang sa allergy nga talaga sa ano, allergy sa seaweed. Seaweed. Kasi, may member kasi ko na ang complain niya, nung umiinom siya, lalo siyang inuubo.
lalo siyang inubo ng inubo ng inubo ng inubo. Which is kay Ninay din, ganun yung experience niya, di ba, Coco? Si Ninay. So, kaya lalong naano siya na, ngayon ko lang pala na-realize, oo nga, oo, na-trigger siya. Baka, ngayon ko lang naalala na hindi ko naano sa kanya, natanggalin niya sa capsule. Kasi baka doon natitrigger yung ano, yung allergy. Kasi, syempre, since sila, oo, at saka, oo, ang ininom nga nila is yun. Ang ayun yung ini-intake na nila. Doon, syempre, yun ang concern nila. Kasi nung iniinom na nga nila yun, lalo siyang lumalabas. Tapos parang sabi ko, ha? Actually, parang ano, parang rare na ikaw. Tapos yung pangalawa naman, yun na nga yung kay Nina, yung sa kapatid ko. So sabi ko, parang ikaw na rin yung pangalawang instances ka kung na ganyan. Pero yun, tapos possible nga pala talaga na ganyan. Yung ko na lang na ano, na nung sinabi ni Dr. Erwin, mami, na baka nga sa allergy. Kasi diba, alam mo naman din sa ano, alam mo naman si family namin. Kung walang allergy, ask me. O, diba? Correct. Ayun, no. So, tapos yun, minsan, baka hindi pala natin, minsan baka hindi natin alam na meron pala tayong allergy. Yung allergy talaga na ano, tapos parang nagtitrigger siya. So, ano, dun lumalabas yung Hexheimer reaction. Diba? So, lumabas na naman yung ating ano, word dati na Hexheimer. So, sa mga ano po, bago lang na narinig ang ating Hexheimer. Oh yes, Hexheimer reaction. Yan po yung healing process. So ako, dumaan din ako dyan noong ano, 2017, 2018, ayan. Ano ko? Ay, hindi, 2017. Ayan, bago pa lang ako nag-take ng alkaline C. Kasi, ano ako? Hindi, sabi ko ito, type ko sana kung spelling. Naalala ko, diba? Eh yung kapatid ni Al, diba? Ah. Yun yung kapatid ni Al. Wala. Nakakainis. Minsan may ano, may mga downline din dati na pag umiinom sila, alam eh yung iba, iwan ko lang kung andyan. Ano yung sinisikmura. Ngayon sabi ko, imposible kasi hindi siya acidic. Kaya imposible na sikmurain. Yun pala, tinitake niya daw with capsule. Trinay ko yan. Pag itake ko siya with capsule, parang sinisikmura ako sa umpisa. Pero nung ano naman, medyo wala na. Pero iba talaga pagka tanggalin mo siya sa capsule kasi hindi ka sisikmurain. Ayun, nakailang client na ako na ganyan na pag nagtake siya na with capsule, na sinisikmura. Kaya ina-advise ko na lang, sige, huwag niyong i-take with capsule. Ihalo sa tubig. Kaya ako rin, every time advice ko rin sa mga bagong umiinom, kung hindi niyo kaya yung ano, yung capsule, kasi most of the time yun, ano, di ba? Lalo na yung mga hindi naman sanay uminom ng gamot, lalo pa sa mga bata, pinapahalo ko sa tubig parate. Try niyong i-dilute sa water sa inumin nila. Tsaka nila painom. Kahit yung konting tubig lang, as long as mauubos nila, yun ang pinaka the best dun eh. Oo. Tapos ano, hello? Going back dun sa ano ko, sa testimony ko. Ay, yes, Jenny. Question. Yes. Yung ano, yung capsule pala natin, nakakasikmura. So pagka acidic yung mga iinom, dapat papatanggal? Pwede naman, oo. Actually, hindi ano naman, naman din ano, yan, hindi naman lahat ganun ang magiging reaction kasi iba-iba yung ano natin eh. Yung reaction ng katawan natin. Iba-iba yung level of acidity ng katawan natin kaya iba-iba din yung nagiging reaction. Hindi naman... Kaya, go lang. Mel. Hindi naman talaga yung seaweeds, hindi naman talaga yung capsule ang reason bakit siya sinisikmura. Kasi baka nagtitrigger lang siya nung chemical, nung seaweed effect. Pero hindi siya talaga nag-a-acid. Hindi yun ang nagiging effect nung ano eh, nung acidity niya. Oo. Kasi hindi yung 24 alkaline C is yung crystal mismo yung nasa loob,
yun ang nag-alkaline. Ngayon, ang nangyayari, baka ang feeling niya, ina-acid siya, pero nagbo-bloat lang talaga yung yung chan niya dahil dun sa capsule. Kaya kapag nag-bloat yung katawan niya, ay yung capsule, pag nag-expand yung capsule sa katawan niya, syempre, tendency niya, yung natural acid ng chan niya is umaangat. Hindi yun ang reason. Imagine, parang yung kabagay yung timba, may tubig. Tapos lalagyan mo ng lobo. So yung tubig sa timba, umaangat din. Parang ganun yung ano niya, parang ganun yung principle niya. At saka ano, possible na ano din so, yun. So ilang capsule sa ano? Alin? Ilang capsule yung pwede sa isang araw, maximum. Sa may acid? Kung yung, gusto niya mabilis, kung gusto niya babe na mabilis, I mean, ano? Yung hindi tatanggalin, yung hindi i-dilute. Pwede naman lahat tanggalin eh. At kung hindi i-dilute sa water. Alam mo, maganda na kung acidic siya. Tapos ilang capsule sa isang araw? Mm-mm. Kung sasabayan niya ng alkawite, pwede yan na ano, para naging si Doktora Ubusan ako. Hindi, pero mababa lang ako mag-dosage eh. Si Doktora Ubusan, one box mag-dosage eh. Oo. Tapos tell death to us part. Ano? Oo, correct, di ba? Ano, 2 capsules, 3 times a day, Jenny Jane. Tapos ano siya, isang alkawite. Kasi naalala ko si Ate Shi, si yung asawa nung kapatid ko. Ano yan, acidic din siya. So nag-a-acid yung katawan, parang nararamdaman niya yung acid niya. Noong nag-a-alkaline siya. Pero ano din yon, part din kasi siya nung Hexheimer reaction or yung healing process. Kasi possible na ano eh, inilalabas niya muna, di ba? So, akala nila, dahil dun sa product natin, kaya sila naging nagsikmura, ganyan, which is hindi talaga. So, yun lang, ano lang din natin, i-explain lang din natin na possible na ano siya, na Hexheimer siya, healing process. So, the higher the dosage, the faster na malalampasan niya yung Hexheimer reaction. Hexheimer. Mami, may comments yes. Mr. Jolnaldo Bayon. Bayon on. Pag uminom ng maraming AC kasama ang capsules, possible ba na magka-kidney stone? Hindi. Kasi yung ating capsule, itry ninyo kahit sa mineral. May naririnig akong nag-feedback. Kapag ka, yung nawala daw ako eh. Problema ko yan, nilagi ako. Kasi bihira na kasi ako mag-cafe. Oo, di ba daddy? Hindi mo ako pinagka-cafe. Joke on. Wow. Kasalanan ko na naman. Hindi. Mukha kasing cafe eh. Hindi, Sir Jonaldo, hindi po nakaka-cause ng kidney stone ang ating capsule. Not even yung ating raw materials. Kasi, itry ninyo na yung capsule alone, ihulog nyo lang sa tubig. Ano yan eh? Maglalambot hanggang sa matutunaw na. Pero syempre, hindi acidic yung tubig natin. Kaya, hindi siya mabilis matutunaw. Unlike dun sa loob ng katawan natin, acidic talaga siya. So, mabilis matunaw at hindi talaga siya, parang hindi nga siya makakarating dun sa sikmura natin ng buo pa. Diba? Kasi nga yung acid. So, ayun. Basta yun. In short, hindi siya makaka-cause ng kidney stone. Ayan. So, mga natin, live viewers, meron pa tayong 10 live viewers. So, comment lang ng question nyo habang tayo ay nagdi-discuss. Ayan. Ano pa ba yung ibang question? Actually, binalikan ko yung ating yung ating live noong September. Ang tagal pa nung huling natin, product knowledge. Hindi pa nasundan yung alkaline C. So yan, natawa lang ako. Ayun, ano pa daw ba? Ano yan? Yung sa high dosing. Sabi, bakit daw nire-recommend natin ang high dose? Nakalagay sa box
or nakalagay doon sa box mismo na one capsule lang. Diba? May nakakalimutan kasi silang basahin or as prescribed by physician, diba? So tayo, hindi man tayo physician, pero we are backed up by our doctors. Resident diba? Doctors. So backed up. Oo. Eh syempre, hindi naman isa sa alang-alang ng mga totoong doktor natin, di ba? Ang kanilang, ang kanilang pangalan, lalo na Doktora Ubusan from St. Luke's, Dr. Ryan Rojas, di ba, na may sariling ospital. Tapos si Doc Irwin na sobrang dami ng napagaling. Tapos nakakatuwa pa dyan, di ba? Sabi na nga natin kanina, kapag si Doktora Ubusan ang nag-prescribe sa inyo, don't expect na napakababa ng ano niyo ng prescription. High dosage agad siya. Correct. 50 to 100 capsules per day po. Galing po kay Dr. Ubusan, ang mother po ng sodium ascorbate sa Pilipinas. Siya po ang consultant ng St. Luke's Medical Center. And she kasi naman siya professional. 'Di ba? Oh, 30 capsules siya. 10 capsules 3 times a day. Oh, 10 capsules. So, imagine mo. Minimum. Normal niya lang yun, ha? Correct, di ba? Oh, normal niya lang yun. Ano pa, pag may sakit, siguro pag meron candy. Lang high blood. Chocolate. Siguro pag may high blood, gagawin na niya 40 capsules. Ano? Kasi talaga, alam talagang niya. Talagang ano, kasi. Effective kasi talaga. Very effective. Oy, share ko lang ha, yung tatay ko. Ano siya dati, hindi bumababa ng 150. Ang dami na niyang iniinom, tapos meron pa siyang nilalagay sa ilalim ng dila. Every day yon, every day. So, hindi siya bumababa ng 150 yung kanyang BP. So, ngayon nakakatuwa, nasa 127. 137 to 127 wow. Na lang ngayon, diba? So, sobrang nakakaano, talaga ang ating Prada. Ilang capsules a day siya, sis? Naka 50 capsules siya a day, sis, kasi ang daming sakit. Kaya yan, proven ko na ano, sekwenta 50. Ayan, kaya talagang proven ko na hindi nakaka-overdose, walang overdose ang ating product. Hindi magkakaroon ng kidney stone or any side effect na ano, na hindi maganda. Lahat talaga ano maganda ang ano ang kasi ako ano magiging 20 capsules a day 10 sa morning 10 sa gabi. Minsan wow, pagka kaya naman pala batang bata ang ano 25 tapos naka alkawite ka pa sis. Alkawite pag maraming alkawite 4 capsules a day. Pagka konti na lang tinitipid 2 capsules a day lang. Tinitipid. Pag marami, lalo ngayon naka-promo, di ba? Oo. Buy two, take two. O mag 4 capsules a day naman. So, sulit si M-Core. Kay M-Core din naman i-incash yan eh. Correct. At saka bakit ba natin titipirin yung ano, iti-take natin na ano, na vitamin C or ng glutathione? Eh, mas mahal kapag ka na-hospital tayo. Naalala ko nga yung testimony ni Sir Hill Diaz, 'di ba? Yung ating ano, yung ating sundalong ano, 001 liver ng M-Core. Grabe 'yon, yung kanyang anak nung nagkaroon ng lupus, naubos ang kanyang pera. Ang dami na niyang ipon ha, at ang dami pati yung mga sasakyan niya, mga sasakyan talaga, 'di ba? Sobrang nakakaano lang din na accepted na maka even ako noong 2017. Sinasabi ko sa nanay ko yan, mother, ang mahal-mahal naman kasi ng one, back 795, ipabayad na ng kuryente yan. Diba? Naglalag ako, pero sana naririnig pa rin ako. Ayun. Naririnig pa rin naman ako, no? Thumbs up naman sa mga nasa Zoom. Ayun, sige. Tutuloy-tuloy lang ako. Ayun, way back 2017, talagang sabi ko namamahalan ako. So hanggang sa ma-realize ko na tama naman, mas mahal kapag ka na-hospital. Diba? Mas, alam mo yun, yung stress, yung lahat-lahat na. Lahat-lahat na financial,
Ano nga yan eh? Ano yun, Mel, yung sinasabi na ano? Na we Filipinos are just one hospital away to poverty. Parang ganun yun, diba? Kasi ang ano, ang naglag ata talaga si Mel. O hindi ko lang naririnig. O sige, anyways, ayun siya. Ang daldal ko na daw, no? Oo nga, naglalag ako. Di ba, Ali, dadating na yung aking ano? Yung aking, ano yun, Daddy? Yung converter? Para nakalan na ako dun sa Wi-Fi. Diretso naman yun. Ginagawa ng paraan lahat para. Okay naman. Oo nga, tuloy-tuloy ka naman. Oo, better nga yun eh. Tuloy-tuloy yung boses ko. Kahit na maglag ang aking video. Ayun, ano pa bang question? Sa high dosing, okay na tayo. Gano'ng katagal or kabilis ang effect ng 24 alkaline C sa ating katawan? Normal question, di ba? So, ang sagot natin dyan, ano, it depends. It depends sa katawan natin. Yung depende body chemistry. Oo, kung, depende kung gano'ng karami ang ating iinumin. Kasi, baka mamaya, napakadami nating sakit. Tapos, iniinom lang natin 2 capsules a day. Oh my God, parang nasa ano lang yan. Ngalang-ngalang lang natin. Diba? Kasi yung vitamin C, ano yan eh, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Dr. Ryan Rojas na ang pinakamatakaw na kumain ng vitamin C sa mga part ng katawan natin ay ang utak. Diba? So, kung ilang capsule ang ininom mo, una yan mapupunta sa brain natin. So, kung anong matira doon, yun na lang yung kakalat sa katawan natin. So, yun yung importansya ng tamang dosage. Kaya, ano nga eh, the higher dosage, the better. Diba? Yun yung inaano natin lagi. Para mas mabilis yung result, mas mabilis nilang maano yung paggaling. Diba? Mas mabilis silang matulungan ng alkaline C para gumaling dun sa sakit nila. Sa mga live, ano natin ha, participant, live viewers sa FB, kapag kami mga questions kayo, ibaton yun lang din sa ating ano comment section. So, ano pa ba ang normaling question? Actually, marami pa akong nakapila dito. Ayan. Bakit daw kailangan ng high dose? Wala daw bang effect kapag ka one capsule lang? Yung iba, meron. Pero kasi, wala naman silang ibang sakit. Parang ang ano lang nila is, ano, yung ano. Para mag, ano, ang tawag doon? Magkaroon lang ng energy. Meron ako nakausap na ganyan, pero iisa lang siya. Yung paliwanag ano ni si Doktor, sige, go. Yung paliwanag ni Doktora Obosan, yung one capsule, hindi talaga siya mag-penetrate sa katawan mo. Ilalabas lang din siya. Oo. Capsules lang. Correct. So useless lang. Magbigay ka ng one capsule at hindi naman pala ma-absorb ng cells ng katawan mo. Sayang. Di ba? Parang ano, nanghihinayang tayong uminom ng vitamin C na makakapag, ano, yung higher dosage ng vitamin C na makakatulong sa health natin. Pero sige naman ang ating soft drink. Sige naman ang ating ano milk tea, 'di ba? Sasabihin natin walang budget sa alkaline C, pero andun yung nakakapag milk tea, nakakain sa labas, 'di ba? Guilty ako diyan eh noon. Totoo noon din, tinitipid namin. Kasi ano 'di ba, pero nung win-workout ko sa M-Core, hindi na namin tinitipid kasi yung isang box namin 2 days lang eh. 2 days lang kaming tatlo. Isang box. So, wala na. Hindi ka na magtitipid. Basta, magsipag Correct. Lang. Para naman sa atin din yun eh. Magsipag lang. Magdaldala Correct. Na magdaldala. Sige lang. Hindi naman tayo lalabas ng bahay. Magdaldal na lang dito sa Facebook. Maniwala kayo. Kikita talaga kayo. Oo. At saka sa sobrang ganda ng product natin, di ba? Ang anuhin lang natin yung collate lang natin lahat ng testimony. Sa testimonies pa lang eh. At saka sigurado na tayong mga dealers, meron tayong personal testimony. That's the best testimony na sasabihin natin sa kliyente natin. Diba? Kasi yung iba, hindi maniniwala doon sa testimony ng hindi nila kakilala.
Kaya ako, I'm very proud laging sabihin yung testimony ng tatay ko, testimony ko sa sarili ko na ano, ayun nga, yung dating laging sumasakit yung tuhod ko kapag malamig. Pero hindi po siya rayuma. Athletes ni daw ang tawag doon. Pero hindi ako atleta. Hindi ko alam. Bakit ganon? Tapos yun, yung allergy ko. Ayan. So, kaya pala ang tagal din ng aking, ang tawag doon, ng aking paggaling nung way back 2017 kasi ang iniinom ko lang ay isa hanggang dalawa. So, baka, eh, hindi pa talaga ako nakaka-attend ng health symposium noon. So, hindi pa rin educated. Kaya, ano, isini-share natin yun sa mga members natin para alam din nila na sa health symposium, sobrang andami nating matututunan. Sobrang andami nating pwedeng ano, matutunan na pwede nating ma-share sa mga clients natin, sa family members, sa lahat-lahat ng pwede nating mapag-sharean ng ano, ng ating product. Kasi minsan ano eh, dumadating ako dun sa point na nanghihinayang ako or parang andun yung regrets ko. Andun yung pain of regret na parang sayang sana ipinakilala ko yung vitamins sa kanya. Siguro buhay pa yung kanyang mother. Kasi alam mo yun, yung sa sugar lang, na ano, na reason kung bakit nagkaroon ng whatever complications yung kanilang parents, ganyan. So sabi ko, kung na-share ko yun, baka sakali. Kaso, ganun talaga. Ayan. Ano pa? Ano ba ang minimum recommended ng doctor? To take, ano, 24 alkaline. Depende sa doctor. Actually, yes. Hindi. Sabi kasi nga ni Doc Irwin, or sa, actually, kahit naman po i-Google ninyo, ang parang ano, parang daily requirement ng vitamin C sa katawan is 3,000 milligrams. 3,000. 6 capsules. Oo. Kung ang capsule natin is 562 milligrams sa isa. So, do the math, mga 6 na capsule po isang araw. And that is for normal body. Normal. Awesome. Wala po kayong naramdaman, healthy body kumbaga. Iyon ay para ma-circulate ng maayos, ma-boost ng ang immune system ng maayos. Pero kung sakaling makakarandam kayo ng nahihilo, pagkahilo, sakit ng ulo, that's the time na kailangan nyo magdagdag ng dosage. For example, like yung let's say asthma. Halimbawa, meron kang asthma. Aside from 6 capsules, magdadagdag ka pa ng 6 capsules, 6 to 10 capsules on top ng 6 capsules. So it will make you like 15 to 16 capsules per day. So pwede siyang, hindi naman yung isang inuman, pwede namang 5 Wala, nag-log na naman. Oo nga, nag-log na naman siya. Pwedeng ano yon yung sinasabi niya, pwedeng 5 capsules. Basta hahatiin natin. Mas maganda kasi talaga na. Oo, 3 times a day. Bakit? Kasi ang ating alkaline C ay nasa katawan natin ng up to 8 hours. So kaya nire-recommend talaga ng doctors natin na inumin natin siya ng 3 times a day para protected tayo all throughout the day. Diba? Yun yung reason. Tapos yung iba, natatakot kasi ano, overdose, high dose na sa kanila yung 6 capsules. Actually, 2 capsules lang eh, diba? Parang high dose na sa kanila kasi normal sa atin na ano, na isang capsule lang ng vitamin C or any multivitamins, diba? Ang ano, ang tinitake natin. Pero kasi, that's acidic vitamins, di ba? At saka, yan daw yung, sabi nga ni Doktora, ano, ubusan. Ang dami ko natutunan nung last Saturday na symposium natin eh. Sabi niya, yung ano, yung mga doctors na nagsasabi na ano, na isang capsule lang, ang dosage, ganyan. Mga ano daw yon, mga doctors na by the book, na way back 1970s pa yung kanilang basis na mga hindi nagre-research, 'di ba? So yun yung kanyang ano, yun yung kanyang
sinabi na unlike sila na nagre-research at saka marami talaga silang mga napagaling, di ba? Hindi naman kasi sila mag-high dose ng ganyan kung wala silang napagaling eh. Si, yung ang ating gangrene diabetes, di ba? Na ano, napuputulan na ng paa. Grabe yun, one box a day lang. Tapos ano na siya, gumaling na siya. Di ba? So sa mga next ano natin, pag-uusapan natin yung ating mga testimonies. Ayan, i-collate natin siya kasi medyo, ano na yan, yan yung aking long overdue project. Long overdue project para sa ating team. So dapat ma-collate natin siya dito sa ating group, Empowered Emporians, para lahat ng new members natin, dito lang natin siya i-direct sa ating group. Pwede nilang i-grab lahat ng ano, mga testimonies na ano, na pwedeng i-share sa ano, sa ating, sa mga new clients nila. Kasi ayan din, sobrang excited ako kasi bukas winning formula from ano, from naalala ko lang din kasi part of winning formula yung mga testimonies. Ayan yung mga ano, yung mga files natin na yan. So tomorrow meron tayong ano, BTS with VP Psy. So yung winning formula natin. So pinlog ko na lang din siya. Ayan, mag ano tayo, tune in tayo tomorrow. Okay, going back sa ano, 24 Alkaline C. Ayan. So nag-freeze ang ano, ang mga videos nyo. Pero nakikita ko naman sa live natin na dire-diretso ang aking bibig. So ibig sabihin, dire-diretso pa rin ang aking audio. Sige, ano lang kayo sis ha, kapag ka medyo nawala ako, sabihin nyo lang para aware tayo. Sige sis. Ayan. Ano pa ba? Parang walang mga question ng ating mga viewer. Sige, marami naman ako ditong naka-ano, naka-ready. Tsaka yung ano sis, yung sinabi ni Doktora Ubusan kahapon na yung nagpo-produce ng antibody sa katawan natin, yung alkaline C at saka alka-white na tinitake natin, yung DOWO. Kaya yun ang kagandahan na meron tayong paglaban. Tsaka ano talaga, okay, proven ko yan kasi ako talaga yung pinaka-sensitive na tao na kunting, alam mo yung para kang sabon, pag napatakan lang ng yung powder na sabon na, pag napatakan ng tubig, talagang sisipunin agad. Nakwento mo nga sa akin yan. Oo, yung para sa akin, yung parang mamatay na ako pag may sipon at ubo ako kasi hihiga talaga ako niya na isang araw o dalawang araw. Sipon at ubo lang yan. Pero ngayon, kunting ambon o maulanan pa ako, hindi na ako sinisipon, hindi na ako inuubo. Tsaka pagka, yun lang, pagka minsan, meron tayo, masobrahan ako ng, gumawa kasi ako ng ano, pancake na kamote. Ngayon, nasobran sa tamis, parang may gumuguhit wow, dito na, ano na siya. O, patikimin kita niyan. Yung, ano siya, yung parang gumuguhit sa, yung parang pag lumuno ka, parang nakaluno ka ng tinik ng isda. Sa sobrang tamis na nakain ko. Ang ginagawa ko lang niyan, yung parang magka-tonsillitis ka, ang ginagawa ko niyan, sinunod ko yung sinabi ni Doc Erwin na pwede niyong gawin niya na i-ano niyo, tanggalin niyo sa capsule si alkaline at ilagay sa yung pinaka-ano talaga, ngala-ngala natin dito sa may ano natin. Ibabad lang siya kahit dalawa. Sa o dulo na. O dito, ihulog talaga siya. Tapos nakababad siya ng kahit saglit lang. Pagka anuhan mo na ng konting tubig, ayun, wala na siya. Wala na. Ah, galing. Saka na nangyari din. Nangyari din kay Sir Jan nitong papunta kami ng office last Friday. Sabi niya, sis, parang ano, may gumuguhit talaga pag lumunok daw siya. Sabi ko, ganyan yung naramdaman ko. Kasi napasarap siya ng kain ng chocolate. Nasobra sa sugar. di ngayon, nung habang doon tayo sa meeting, ang ginawa niya, ganun nga, sabi ko, sige, gawin mo. Ibabad mo yung dalawang kapsul o dito sa ngala-ngala mo, ihulog mo lang siya. Ayun nga, pag uwi namin, ano si sabi niya, wala na nga. Effective nga talaga. Kaya ganun na lang gawin. Paos. Paos lang ako ngayon kasi nag-concert ako kahapon. Ah,
Pero wala, wala. Ganun talaga daw sis kapag kapaos, ano? Ano daw yan? Ano yung senyales na talagang networker ka na? Oo nga. Ang daldal ko kasi. Pogi ka ba? Pogi? Pogi ka? Pero ganun talaga. Kasi mas maganda yeah. talaga so, magdal... Basta product lang talaga idaldal. Huwag lang yung kapitbahay. Talagang kikita. Correct! Kikita ka na. Marami ka pang natutulungan, di ba? Mm-hmm, totoo. Kasi ano mo, sis, yung parang ang ano, ang tagal na nilang problema yung acid. Alam mo yung simpleng ano lang, mostly. Yung acid reflux, 'di ba? Ang simple-simple lang noon eh, 'di ba? Parang dahil lang sa alkaline si makakatulong ka na wala ng acid reflux. Sobrang ano eh, rewarding na yun eh. Yun yung walang katumbas na pera. Eh ang nakakatuwa dito sa M-Corp, tinutumbasan niya ng pera ang pagtulong natin, di ba? Tama. Sobrang nakakatuwa. Very ano, very... Magagalit na yung anak ko eh. Kasi, bakit? Minsan daw, tanghalian, imbis naman ang halian daw kami, pauwi na kami, andyan ako sa labas ng cluster namin. Mayroong kapitbahay na nagtanong kasi mataas nga yung BP niya. Pinatry ko siya ng dalawang blister. Ngayon gusto niyang bumili. Siyempre, nagdaldal ako na nagdaldal. Inabot ng isang oras, wala daw silang tanghalian. Na-delay daw yung tanghalian nila. Sabi ko, okay lang yun kasi kumita ako ng 300, di ba? Oh. Sabi ko, di mas masarap yung kakainin mo hapunan. Huwag ka nang magdaldal ng daldal dyan sa labas ng alkaline kaya ang tagal nating makakain. Sabi ko, kumita naman ako 300. Kaya okay lang oo. Yun. Basta mag-share lang. Nawala na siya ng internet. I-share lang natin yung ano lang talaga, yung sincero tayo at saka yung totoo. Basta talagang i-bless tayo. I-bless talaga tayo ni Lord. Totoo yan. Mm. Correct. So sobrang agree ako diyan. Tapos ano pa ba? Alam mo sobrang excited ako mag-complan. Na-miss ko talaga kayo. Sige na. Ngayon na, joke lang. Hindi. Ano? Ayoko namang mabombard kayo masyado. So ngayon ano, more on product tayo. So ano ba sa alkaline tea, ano pa bang question? Tingnan ko nga, parang madami pa naman akong questions. Kapag ka meron ako mga katanungan na hindi ano, katanungan ninyo na hindi ko nadaanan, basta isingit nyo lang. Ano ang mabisa? Tanggalin ang capsule or diretso sa yung tanggalin ang alkaline sa capsule or diretso? Ano siya? Depende. Pwede namang tanggalin sa capsule, pero kasi kung kunyari ang main problem natin is parang may masakit na ngipin. Ayan, ano ko yan eh, proven and tested ko yan. Pag masakit yung ngipin ko, kasi ito, meron kasi ako dito sa ano, sa dulo na hindi na siya pwedeng linisin, hindi na rin siya pwedeng pastahan kasi bagang na talaga siya dito sa dulo. So, ang tendency, kapag ka napapasakan siya ng madalas, tapos hindi ko kagad natatanggal, syempre pag nasa labas tayo, hirap magtanggal kagad, di ba? Ang nangyayari, talagang ano, sumasakit siya. So, ang ginagawa ko, hinahalo ko talaga sa tubig. Tapos, ibinababad ko siya. Na ganon. So, ano yun? Ang bilis lang. As in, within a day, mawawala na yung sakit. Tapos, ano pa ba? Mas mabilis kasi ang absorption ng katawan natin kapag ka tatanggalin sa capsule. Ayan, merong question pa si Miss Loy Peralta. Hello po, question lang po. If masakit ang lalamunan mo, na parang nadadry dahil sisipunin ka pala. Pwede bang gawin yung tulad ng sinabi ni Madam na ilagay sa ngalangala yung laman ng capsule tapos mawawala na siya? Yes, Miss Loy! Ganun yung gawin mo. Actually, mas maganda nga po kung every take mo ng alkaline, tatanggalin mo talaga siya sa capsule. Yun lang, mas maganda talaga siyang ihahalo mo sa tubig para yung absorption mula, sublingual pa lang mula sa ano sa mga taste buds natin. Ayan, dadaan pa siya dito sa ating ano, sa ating lalamunan. So yun lang, ano lang natin, itaas lang natin yung dosage kapag ka, meron tayong something na nararamdaman.
kahit ano lang, kunyari, sumakit ang ulo mo, magtaas ka ng 2 capsules. Normal dosage, 6 capsules. Pero ako personally, nasa bahay lang ako kadalasan ha. As in, lalo na ngayon, na hindi pumupunta sa office, ganyan. Nasa bahay lang ako, 10 capsules a day ako. So, para po sa mga hindi pa nakakaalam, I'm 7 months pregnant. So, safe and effective. Safe na safe siya sa pregnant women, pregnant moms. So, safe siya sa mga babies, safe siya sa mga matatanda, ganyan. So, sabi nga ni Ma'am Sophie eh, mula sa walang ngipin hanggang sa may ngipin, pwede ang ating alkaline safe, di ba? So, to answer yung kay Miss Lloyd, hanggang sa bulok ng ngipin. Po. Oo. Oo, si Zoya. Ayun. Ano, mas maganda po talaga. Dilute natin sa water. Ano, Mami G? Hindi, sabihin, sa, para sa mga ano, yung 7 months pregnant. Ha? Mindis ka pala? Oo, oh, ina-reaction. Parang buntis pa ako tingnan sa kanya. Kaya nga. Grabe na mo. Texting buntis eh. Ako kasi. Kaya nga. Kapag ka kasi, di ba pag buntis, ano siya, constipated. Dati, sabi ko, nasa bahay lang naman ako, mag 8 capsules o kaya 6 capsules a day, ganyan. Eh, di ba, ano, hindi ako nagka-alka-white eh, kasi masyado akong pumapayat na, ano. Ayun. So, ano, alkaline C. Dati, nag 6 capsules ako or 8 capsules, ganyan. Hala, naku, constipate pa rin ako, kaya sabi ko, 10 capsules a day, yun talaga, hindi pwedeng bababa kahit nasa bahay lang ako. Kasi, nakakatulong talaga siya para hindi ako ma-constipate. As ganun talaga kapag buntis, constipated lagi. At least, ngayon, hindi ko na problema. Wala nang constipation. Diba? Ayan, si Ma'am Arlene Enopia, may question. Okay ba mag-take ng 24 alkaline C kahit nag-take na antibiotics? Yes! Pwedeng-pwede, Ma'am A. Mas maganda yan kasi di ba antibiotics is iniinom natin after meal. So, dapat talaga inumin natin ang ating alkaline C ng 30 minutes before meal para andun yung fast absorption ng ano eh, ng any vitamins or any gamot na iti-take natin. Kasi ang alkaline C or ang 24 alkaline C natin kasi, siya yung catalyst eh. Ano yung catalyst? Siya yung nag-o-open. Siya yung nag-o-open ng daan para mas ma-absorb ng katawan natin yung whatever vitamins or antibiotic or any medicines na iti-take ng katawan natin. So, pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede kahit mga maintenance medicine. Yung tatay ko, may maintenance siya umaga, tanghali, gabi. Kaya yung kanyang tinitik na alkaline C, talagang before meal. Kaya, ayon. Sana may marami pang question. Tsaka ano, i-share ko rin yung kay Pastor. Mm-hmm. Kasi dati talaga yan. Pagka sinisingaw siya, nilalagnat. Ano yan? Since bata daw yan, yun ang sakit niya, singaw. Pag sinisingaw talaga siya, nilalagnat. Naawa ako kasi ilang araw hindi makakain dahil sa singaw niya. Tapos nilalagnat. Yung parang giniginaw siya, tinatrangkaso talaga siya pag may singaw. Pero since nag-take siya ng alkaline C, wala na, hindi na siya ano ngayon. Siyempre sa umpisa, meron pa rin pa isa-isa, pero ngayon talagang as in wala na. Tsaka kung may singaw agad, binubuhusan niya. Mahapdi lang sa una, pero pagka ano, wala na agad. Kaya talagang sabi niya. Oh, sis, effective no? Effective talaga siya. Kasi sobra talaga yung singaw. Pa yan, pagka ano, sabi ko, grabe ka, singaw lang, lalagnatin ka na. Tapos isang linggo yan, isang linggo. Kaya, grabe! Ngayon, oo sis, hindi, kumbaga para mag-alala ka kasi parang hindi normal na singaw. Kasi tayo pag may singaw, parang saglit lang, wala na sa kanya, hindi. Lalaki pa talaga yan, tsaka manganak ng manganak. Ganyan ang singaw niya, kaya, huh? Oo, pag nakakain siya ng mga, yung mga bagoong, mga, yung pakbit na may bagoong, mga alamang, singaw agad talaga yan. Sobrang sensitive niya.
Pero ngayon talaga, simula nag-take ng alkaline yan, ang advice ko nga sa kanya, 10 capsules a day. Kasi, syempre, ang ano, sabi niya, ay, mas maganda pala mag 10 capsules a day. Kasi wala na talaga siya, hindi na sinisingaw. Pero noon, siguro, 6 capsules lang siya. Merong pa isa-isang singaw, pero ngayon wala na. Nag 10 capsules a day siya, wala na. Minsan, mag 15 siya, kasi lagi siya, pag nagdi-deliver ng pansit, na-expose siya sa init ulan, konting 15 capsules a day or 20. Pero pagka normal lang sa kanya is 10. Wala na talaga. Oo, actually, si mister din ni Ate G, meron ding testimony dyan. Di ba, Mami G? Ay, yung sa acid niya, di ba? Acid ba yon? Oo. Ayun yung gumagastos. Sige, Mami G, ikaw nga ang mag-ano. Kasi, di ba, ikaw yung gumagastos ng magkano? Acid ba? Oo, acid reflux lang. Diyos, may parang huling attack niya. Pinapagawa itong bahay 2018. Tapos, saan nga ba yun? Basta, tapos 2009, ayun yung mami yung kami, nag-seminar yung kay Doc Erwin, di ba? Tsaka kay Doc, Doc Ryan. So, ayun yung unang umattend kami. Kaya, 2018, ginagamit na namin siya yung product talaga. Tapos, 2019 ako nagpa-member. Yung 2018 na yon, nung pumunta kami dun sa symposium, dun pa sa Metro Walk pa yung office. Kasi nga, ganun yung sakit ni husband. Huling atake siya noon, ang nakonsumo namin, kasama gamot, mga 5,000. Tapos after no, yung 2018, nung na-introduce na nga sa amin si 24 Alkaline CD, trinay niya, kasi nga, yun sa acid reflux niya nga, ganyan-ganyan. Yung trinay niya, so far hanggang ngayon, hindi na siya ina-atake. So nakakasave na kami ng malaki-laki. Oo. Actually, hindi na talaga. Kahit noon, ang sabi niya ng doktor, itanggalin yung panigarilyo. Kasi syempre, main cause, yan. Panigarilyo, soft drinks, alak, tapos kape. Ngayon, hindi talaga siya nagkakape. Kasi yung simula nga, hindi siya nagkape. Pero still, syempre, nag-smoke pa rin siya, alak pa rin siya. Still, hindi na natitrigger yung ano niya. Yung sa acid reflux niya. Kinakakatuwa din. Ayun ang mga, pag nakakapag-deliver siya sa sa customer ko, tapos may mga tinatanong tungkol dyan, siya mismo nagpapatotoo. Yung share niya talaga, kinikwento niya talaga yung experience niya, na ayaw po, kasi ganyan-ganyan. So yun, parang ayaw ko lang na-realize, 2018, di ba? Tagal na rin pala. Pero, pasalamat talaga at hindi na, dahil lang dito. Tamad rin itong uminom ng alkaline C, pero umaga, pagkagising niya, inom na siya. Tapos paggabi, bibigyan ko na siya ng 5. Kasi nga, syempre, alam ko na. Pero sa tanghali, hindi niya nag-alkaline C. Umaga at saka gabi lang. So imagine mo yun. What if kung matuloy pa siya 3 times a day? At ganun ka-effective. Ganun ka-ganda. Yes. At least nag-aabot siya, di ba? Yung 8 hours niya. Nag-aabot ng ng paggabi na pag-inom. Ayan, sobrang nakakatuwa. Dito pa lang sa sa team natin, meron ng mga personal testimonies, di ba? As a person undergoing dialysis. Ayan. Yung sa dialysis po, depende kasi yan sa sa stage na nung kidney. Kasi di ba, ang kidney natin ay nag-filter ng, siya yung nagsasala. So, ma-over-function siya kapag ka, ma-over-function siya kapag ka nasobrahan tayo sa vitamin C, sa alkaline C. Kasi ang ginagawa ni vitamin C is to detox. So, ang suggestion ko, Ma'am A, isend mo sa akin yung reseta, isasend ko sa doctor natin para mapigyan tayo ng tamang prescription. Kasi ang sabi sa amin before is, 6 capsules lang. Pero may iba na kapag ka hindi naman ganun ka, kataas pa yung, hindi ko kasi alam yung tungkol sa dialysis na niyan. May client ako, twice a week siya nagda-dialysis.
Ngayon, nung shinare ko sa kanya si Alkaline C, ang take nga niya is 9 capsules a day. Nakakaihi na siya, tapos may kulay pa yung ihi niya. So, bandi lang. Kasi dati nga, hindi nga kumukulay yung ihi niya simula nung nag-dialysis siya. Tapos, yun nga ang pinagtakahan ng doktor sa kanya. Every time na i-dialysis siya, kasi binibase pala yun sa timbang. Pagka mabigat ka, sabihin ng doktor, bawasan ng 1.5 yan. Yun ang hahatakin sa katawan niyang tubig. Eh nung siya, since nag-take siya niyan, 10 beses siya nakakaihi sa isang araw. Tapos may kulay pa yung ihi niya. Nagtaka yung doktor, minsan 500 ml lang yung nakukuhang water sa katawan niya. Hindi 1.5. Kasi ang ginagawa nila, parang pinipilit nilang kuhanan ng tubig. Kasi ngayon, ang nararamdaman niya, wala na pala siya, ano ba yung tawag doon na sobrahan siya ng kuha ng tubig? Parang hypo ba yung sabi niya? Hypo o basta may term siya doon na so nag-aano siya, may mga ganun. Nagka-cramps na kasi nasobrahan ng hatak ng tubig. Ngayon sabi ng doktor, bakit yan lang ang nakukuha namin sa katawan mo na dapat ganito dapat sa timbang mo, ganito dapat ang water nakukuha sa katawan mo. Ang ano niya, Dok, nakakaihi ako 10 times a day o more than. Pero ang inom lang yung water is 1 liter ha. Kaya sabi ko, may chance nung sinabi ni Doc Erwin na ganun. May good ano daw yun, good sign daw yun na ang dialysis patient nakakaihi at may kulay kasi mostly daw hindi nakakaihi na talaga. Hindi na sila umiihi pala pag dialysis person patient. Pero siya nakakaihi at may kulay pa. Yun, 9 capsules additional. Kaya talagang kailangan makita natin yung ano, yung kaya ako very careful ako kapag dialysis patient ang aking bibigyan ng dosage. Kung mga ano lang yan, walang kinalaman sa kidney. Kayang-kaya ko yan i-prescribe kahit si 50 capsules malakas ang loob ko. Pero kapag dialysis patient, medyo nagko-consult talaga ako kay Dr. Erwin. So si Dr. Erwin naman, one shot away naman. So maganda na yung mga dialysis patients natin. Ipakita natin yung lab result, ganyan. Kasi di ba sis, yun nga yung tubig nila talagang salang-sala. Kung ilang liter lang in a day kasi nga hindi nila nailalabas. 1 liter lang. So ang nangyayari, ang nangyayari kapag hindi nila nailabas, namamana sila. Diba? May mga ganon. So, ang hirap. Sabi ko, oh my God, kaya sobrang blessed na rin pala tayo na kapag katulad ko na buntis, ihi ng ihi. So, sabi ko, sige, ilalabas ko lang ito. Kasi, diba, prone din sa, UTI, ang buntis. Oo, so, thank God kasi ako, akala ng doctor ko may UTI ako. Kasi nasa moderate yung aking lab result way back September. Tapos nung nagpa-laboratory ako, urinalysis nung nagpa-urinalysis ako noong January ata yun or December. Okay naman daw, normal. So ayun, sobrang thankful na minsan talagang kailangan magpasalamat tayo sa maliit na bagay, 'di ba? Alam mo yung simple things na yung sa iba, hindi nila nagagawa yung simpleng pag-ihi, simpleng pagpupo ng paglabas ng dumi everyday, di ba? So, ayun. Alas is yun? Kahit half glass mo, sis. Ano yung half glass, sis? Yung itunaw ata yung tubig sa 24 alkaline, sis. Tama ba sis Jenny Jane? Okay. May chat ba? Oo sis, yung tanong niya kung ilang basong tubig ba tunawin, parang ganun. Yung dalawang alkaline C. Hindi ko nabasa. Wala akong makita dito sa chat ko. Sige. Hindi ko everyone. Hindi naka-everyone kasi may storbo ka.
Ah, sa akin lang pala. Be! Ah, okay. Ah, sige. Oo, kasi madalas ano, no? Madalas ma... Anong tawag dito? Ma-distract. Oo. Makalimutan mo na. Ayan. So, ano pa ba? Ano pa pang mga questions natin? So far, meron tayong, konti na lang din yung viewer natin sa ano, sa live. Pero ayan, parang konti na lang din naman yung nakapila kong question dito. Aha. Ano ang unang mararamdaman kapag ka nag-take ng alkaline C? Diba? Ano siya? Ito, utot mang utot. Ihi ng ihi. Diba? Parang one way para mag-detox. Para mailabas yung ano, yung masamang hangin at saka yung mga Toxin. Ayun, mga anti-toxins, mga ganyan. Pawisin diba? So, ka. Ayun, pwedeng pagpawisan. Pero ako, hindi talaga ako pinagpawisin. Ako sis, pero, pawisin. Pero maganda, ako, ang kagandahan doon, pagka mag-mega dose ka is, yun nga, yung normal yung pag-ano, bawas mo. So, yan ang problema ko. Oo, yun talaga. Pero yung iba na bago pa lang, yun Jenny na Jake. Ang maramdaman. Mas ano, mas yung pag-o talaga maganda. Tapos yung iba ano, yung Hexheimer kagad yung nararamdaman nila. Parang akala nila ano, lalong lumala yung sakit nila. Yung may sinisipon, sinisipon, inuubo, nilalabas oo, talaga yung iba sinisipon. Oo. Ay ganyan akong client. Ano siya? Anong sabi? Hindi naman daw niya nararamdaman labasan. Wala daw naman siyang sakit na ganoon. Nagkaroon. Parang na-trigger. Na-trigger. Ano siya? Anong sakit niya? Siya no workout yung. Yung ubo, sipon, ganoon, Jenny Jane. Eh, ano, kunwari yung braso niya o yung mga kasukasuan. Hindi masakit dati. Parang nabakla daw na maga. Tapos bigla daw sa masakit. Normal reaction lang. Possible kasi yan, hindi nila alam. Possible kasi yung iba, hindi nila alam na meron silang ganung sakit. Kasi ang maganda kasi dito sa ating ano, sa alkaline C, hindi lang siya yung ano, yung tipong parang pain reliever. Ang ginagawa niya kasi, nakakatulong talaga siya na yung root cause ng whatever na sakit natin, yun yung natutulungan niya na ano, na ma-neutralize at mawala talaga yung ano, yung sakit, yung root cause. Oo, kaya ano, possible na hindi nila alam na may sakit silang ganun or ano, yun, whatever. Hexheimer talaga yung healing process. Minsan sinasabi nila na wala naman akong ganito, ganyang sakit. So hindi lang din nila alam. Yun lang din yung anuhin natin. Sabihin natin sa kanila. Ayan. Tapos ano pa ba? Konti na lang. Ayan, yung dosage depende sa ano, sakit. So meron naman tayong ano, recommended dosage. At saka ano, huwag tayong matakot na mag-dosage, magbigay ng dose na mataas. Kasi ano naman talaga, una, wala nga siyang ano, wala nga siyang overdose. Pangalawa, the higher dosage, the better. Kasi mas mabilis ang ano, na makatulong para gumaling ang ating ano, ang ating nararamdaman. Tapos, ayan, ang maganda pa kasi sa product natin, kahit anong baligtad natin, wala tayong makikitang no approved therapeutic claim. Diba? Kaya yung iba, may nakalagay na ganun. Kasi yung as per FDA approval nila, as per FDA na certificate nila, ano talaga, hindi siya nakakagaling. Diba? Ang maganda sa atin kasi HRP eh. Home remedy product. So yung iba naman tatanungin, bakit wala pong RX? RX kasi, ibig sabihin, prescribed by doctor. Parang kailangan pa ng prescription ng doctor bago mo mabili ito. Eh, since ang product natin is home remedy product,
mabilis, hindi na kailangan ng prescription ng doktor. At talagang andun yung ano, may approved therapeutic claim talaga siya. Ano pa? Ano pa? Ayan. Ang ano, bakit hindi nabibili sa drugstore ang ating vitamin C? Sige na, may makakasagot ba sa ating live? Sa ating ano, mga matsyaga sa ano, FB live? Kasi ano yan eh, common question, lalo na ng mga bago. Kasi ang nagiging target market nila yung mga pharmacy. Diba? Mga, kahit mga maliliit na pharmacy lang, yung nagiging target market nila para mapag-distribute ng product natin. Una, nasa company policy po natin na bawal i-display ang ating produkto sa pharmacy kasama ng ibang mga gamot. Kasi tayo po ay nasa direct selling business. So, ang priority talaga is ang mga dealers, mga legit dealers, ang kumita dito sa ating products. At saka ang ano dito kasi possible na ma-mishandle nila nung mga ano, mga pharmacy. Kasi ano naman yan eh, sa pharmacy hindi ka naman makakapagtanong, di ba? Na ano po yung dosage nito? Mag-aano sila, magbibigay lang sila siguro initially. Pero hindi ka na ba pwedeng bumalik doon na, "Ma'am, yung binili ko na doc na ano sa inyo na vitamins, bakit hindi umi-effect?" Di ba? Walang after sales. Di ba? Kapag ka sa mga pharmacy siya. At saka kung i-target natin yung drugstore, di ba? Sana ang ginawa ng company natin, nag-distribute na lang siya sa mga drugstores. Di ba? So since nasa direct selling nga po tayo, ang priority ng ating company is tayong mga dealers and members ang kumita dito sa ating product. Ayun po. Tapos na po, joke. Ano pa ba? Meron pa tayong ito, ang laging ano, ang laging, ah sige, bago ito, yung isa pa, proper storage. Ayan. Ano ba yung proper storage ng ating ano, product, ng ating vitamin C? Before, 2019, ayan, ay hindi pala, 2018, ayan. So, hindi pa ako nakakapag-attend ng mga trainings, ganyan. Ang aming Alkaline C, nakapatong sa ibabaw ng ref. Pero yung ref namin, meron na siyang, basta may mga nakalagay na basket, ganyan. So, hindi siya directly nakapatong sa ibabaw. So, hindi ako aware na ano, na yun pala yung nagiging cost kung bakit nanilaw yung aming Alkaline C. Sabi ko, bakit kaya ang dilaw nito? Yun pala. Bawal siyang ilagay sa ibabaw ng ref. Or bawal siyang ilagay din sa loob ng ref. Kasi andun yung mabilis na oxidation. Lalo na kapag nilagay sa loob ng ref kasi andoon yung init lamig mas mabilis. Diba? Mas mabilis yung init lamig. So, yung temperature niya mas mabilis na magbago, mas mabilis din na mag-yellowish or ma-oxidize yung product natin. Okay? Ano pa? Ayan! Ito, lagi itong ano, tinatanong ng mga bago natin kasi syempre affected din naman talaga tayo. May mga nagbebenta po ng mababa pa sa SRP na $7.95. Na-experience ba natin yun? Mostly sa ano, yung client na umuorder sa Shopee, Lazada, ganyan ang tanong nila. Oo, ang dami diba yung mga ganyan. Una, ang pwede nating isagot dyan, ako kasi meron akong naging client na ano, yung client daw niya, mas prefer na bumili sa Lazada or Shopee kasi 500 pesos lang daw yung ano, yung Alkaline C. Pero nadala kasi ang dumating sa kanya, oxidized na, may yellowish na siya na Alkaline C plus 50 capsules lang. So ibig sabihin, mas mahal pa, diba? Kasi parang naging 100 siya, 100 pesos per blister. Tapos meron namang isa doon na ano, ang dumating sa kanya, Alkaline C ang kanyang order, pero ang dumating sa kanya is ibang vitamin C. So parang ginawa lang nilang front yung ating product since maganda yung product natin.
Diba? Tapos, ano pa bang pwedeng isagot dyan? Pwede nating sabihin sa kanila na ano eh, na marami sa ano, sa Shopee and Lazada na ano, na nang-i-scam. Ginagawa nga lang font ang ating product. Ayun. Tapos ano pa? Una, yung ano, yung meron pa bang mas bababa sa 495? Diba 495 is members price? So why not alokin natin siya ng membership, diba? Oh, so lifetime na yun, kikita pa siya. Hmm. So yun yung panlaban natin sa mga nagda-down price. Ikaw si Sreya, ano yung sinasagot mo kapag ganyan yung mga clients natin? Ano, ang sinasagot ko lang sa kanila, pag nagka-problema kayo, wala kayong habol at wala kayong pwedeng ireklamo kasi hindi kayo namin pwede mabackupan kung nagka-problema kayo sa Prada. Kung meron mang hindi magandang nangyari, 'di ba? Tsaka ano, hindi naman sila sasagot eh pag may tanong kayo. Hindi eh, walang sasagot doon pag dumating na paano ba 'to, bakit ganito, walang sasagot na ganoon. Kaya ang ano ko sa amin, meron kaming user ID, pwede kayong magtanong, pwede kayong magano, pwede namin kayong i-refer. Ngayon kung naghanap kayo ng mura, mas maganda kung ano kayo, member kayo, kasi pwede kayong magbinta, pwede kayong kumita. Samantalang sa Shopee, si Shopee lang at yung seller ang kikita sa inyo. Diba? Correct. Mm-mm. Tapos kapag ka ini-insist pa rin nila na hindi, sige sa Shopee ako bibili, hayaan nyo na, move on na tayo sa ibang kliyente. Correct. Oo, kasi meron kasi talagang iba na kahit anong explanation natin, kahit anong anong tawag dito, kahit nga minsan kailangan doktor pang iharap mo sa kanila eh. 'Di ba? Hindi, meron talagang ganon. Ano 'yan eh, ganyan yung sinasabi ni Pipi Sai na walang tamang explanation sa maling tao at walang maling explanation sa tamang tao. Ako nga eh, experience ko kay Ate Giselle ha, yung isa sa leader natin sa Ilocos. Ano yan? Naalala ko lang kanina kasi kinukwento ko siya dun sa ano. Before tayo mag-end, kasi 9:30 na, overtime na tayo. Ayan. Ano yan? Noong 2018, nagpunta lang ako sa office namin kasi ano yan eh, office mate ko si Ate Giselle dun sa last job ko. Bumisita lang ako noon, January 2018. Tapos, may dala lang ako ng flyers. Diba? May flyer lang akong dala. Tapos, tinanong niya ako, sabi niya, uy, Alice, kumusta ka na? Sabi niya ganun sa akin. Tapos, ano, wala ka na pala dito. So, hindi niya alam na nag-resign na ako. 2019 pala yun, hindi pala 2018. Kasi 2018 lang pala ako nag-resign. Ano ba yan? Ayun. Anyways, January 2019. Tapos, ano, ibinigay ko lang sa kanya yung flyer. Sabi ko, eto at Giselle, eto na yung ginagawa ko ngayon. Sabi ko ganon. Eto na yung wino-workout ko. Tapos, ang dami kong dalang product nun. Kasi, meron akong meet-up na mag-member, tapos may mga deliveries, ganyan. Tapos, ano, ayun, binigay ko lang sa kanya yung flyers na yun. Sabi ko, ang ganda niyan. Yung pala, matagal na siyang naghahanap. Matagal na siyang naghahanap ng vitamin C, di ba? So parang andun yung tamang tao. Wala akong masyadong pinaliwanag. Yung flyers lang yung nagsalita itself para sa akin. Di ba? Tapos nag-join siya. At ngayon, talagang tuloy-tuloy yung ginagawa niya sa M4. Di ba? Sobrang ano yan eh. Isa sa mga ano natin. Hindi, ang hirap lang kasi pag nandun sa, ano, sa province na medyo strict ang ano ngayon, kaya ang hirap kumilos. Diba? Lalo ngayon, nagiging strict na ang ating mga ano, ang government natin. May curfew na, diba? 10 o'clock hanggang 5 p.m. Yung iba hanggang 4 a.m. 4 a.m. pala. Ayun. 10 p.m. hanggang 4 a.m. or 5 a.m. Ayan. Yan na yung curfew. Curfew na ipinapatupad sa atin ngayon. So, ayun. Yun lang po. Kung meron pang mga questions. Ayan, may ano si Sir Julnado. May mga uminom ng AC na nagpalpitate. Ano ang sagot sa mga client? Ayan, nagpalpitate. Ang sagot sa akin ni Doc Irwin dyan, huwag masyadong maraming water kapag ka ibinidissolve dun sa yung alkaline sa tubig. So, yun yung ano nun, huwag masyadong damihan ang tubig.
Tapos possible din na ano na part siya ng ano ng anong tawag dito ng healing process, yung palpitation. At saka tingnan natin kung ano yung iba pang sakit. Baka kulang din sa dosage. Okay. Okay. Kaya ako nag 20 capsules kasi nagpalpitate ako nung nakaraan. Siguro mga ano. January ata. Naramdaman ko yung palpitation. Sinubukan kong mag 20 capsules a day, nawala. Oo, minsan kasi talaga ako lang ang dosage natin. Hanapin talaga ng katawan mo yung tamang dosage. Kaya tinuloy-tuloy ko. Okay naman, nawala na. Ako din dati may palpitation ako, kaya never ako nagkakape. Ano pa lang yun, as in, kahit isang zip lang ng kape, kahit yung sa Starbucks na ano siya, na coffee base, talagang ramdam ko yung ano niya, yung bigat ng dibdib ko. Tapos andyan na yung maya-maya, magkaganya na siya. Kaya ano, kaya ayun, nung nag-alkaline si ako at nag-cafe ng M-Core, ayan, coffee lover na. Kahit ngayong buntis, nagkakape pa din. Ayun, pero syempre, moderation naman ang kape natin ngayong tayo ay buntis. Ayan, meron pa po bang mga pahabol? Kasi tayo ay overtime na! De, pero nakakatuwa kasi ano, na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo. Ano bang ginawa natin mga previous months? Bakit nawala ko? Wala, business. Masyado kasi parang... Excited. Oo, tsaka masyado tayo na ano, na overwhelm sa medyo lumuwag ang ano, ang government yun, natin, di ba? Oo, medyo lumuwag. So, ako na kahit buntis, lumabas ng lumabas. Ayun. So, ngayon, dahil na naghihigpitan ulit, at ano, at talagang sabi ko, ano eh, ang mga trainings natin sa office is more on sa network building. So ako naman, ayoko naman na ma-left out yung mga bago natin na ano, gustong matutunan yung sa products at saka yung sa complan. So yun yung ano, dun tayo magpo-focus sa ano, sa complan at saka sa network building. Pati yung ating dashboard, ayan, magkakaroon tayo ng bagong set of training para sa ating dashboard. Tinitingnan ko ang ating kalendaryo. Sige. Ayan, next, this ano, sige, bago yung Thursday, tomorrow, meron tayong BTS 2. Ayan, tune in tayo. Lahat ng mga new and mga... Ngayon pa lang sisimulan ang ating M-Core business. Ano tayo? Tune in tayo tomorrow kasi sobrang ganda, sobrang galing ni VP Sai na magturo ng ano. Actually, nasasabi na to sa atin ni VP Markham. Yung iba na gagawa na natin. Pero... Minsan kasi, ano eh, iba kapag ka, iba yung nagsasabi sa atin. Minsan, iba kapag ka, narinig natin sa ibang tao. Diba? Parang mas na-absorb natin. So, ayun, I encourage everyone na umattend tomorrow ng ating BTS 2. So, ano yun? Sa M-Core Events. So, sa public page natin siya Ayun, sa public page natin siya i-live. So, tune in tayo tomorrow, 8 p.m. May pahabol pa si Malek. Okay lang ba 15 cup ang iniinom ko in one day at 2 cups ng alkaway? Yes, ma, maganda po 'yan. Para ano, malaking tulong po yung ano, yung high dose mo na 'yan. Maganda nga po kung ano, bawas pa ng carbs. Ayan. Hello, Cheryl. Tama, ayan si Cheryl. Ngayon lang siya naka-tune in. Anyways, pwede mo pang ano, panoorin ito. Itong ating ano, recording. Siguro i-take down natin ito mga tomorrow night para yung iba na hindi pa naka-attend, pwedeng maka-attend. And then, i-delete natin siya bukas ng gabi. Bakit? Para yung mga members natin maka-attend during the live session. Mas maganda kasi na live session talaga sila umattend para nandun yung pag may tanong sila, maisagot kagad nila. Ay, pag may tanong sila, masabi kagad nila at masagot natin agad. Diba? So, okay. So, tomorrow, bukas kita-kita na lang tayo sa ating BTS 2 and Thursday, 7 p.m. ulit,
para sa mga gustong malaman kung paano ma-maximize ang ating income dito sa M4. So, when the product works, the business will work. So, ayun lang po. Maraming maraming salamat sa lahat ng tumangkilik sa ating live. Wow. Bakit masyadong malalim akong mag-Tagalog? Ayan. Namiss ko kayong lahat. Lumalalim na yung gabi, sis girl. Lumalalim yung Tagalog. Kaya nga. Nag-overtime na tayo. Sige. Ayan. Thank you so much sa lahat. Oo, hindi na tayo magpipicture-picture kasi mas marami din ang nasa live eh. So, ayan. Pwede ka na magpapakita. Hi po! Hi! Ayan, proweba na nasa bahay lang tayong lahat. At si Jen and Jane nasa labas pa. Laki na ni Mimi. Hello, Jen and Jane! Oo. Magkasing paanak kami nito eh. Tapos, sige, yun lang, guys. And, ano, see you tomorrow, 8 p.m. Yes. Bye-bye. Bye-bye, team. Bye, everyone. Bye-bye. Bye, Glo. Bye.